Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Para akong tinulo sa kinatatayuan at hindi makagalaw. Bumundol ang kaba at takot sa dibdib ko. Nakita nila ako. Ada, huwag kang lumabas. Tumakas ka na. Sige, subukan mo. Tutuluyan ko tong matandang to. Nahigit ko ang hininga ng sakali ng braso ni Tiyong Pilo si Manang Sol at tinutukan pa niya ng kung anong matalim na bagay sa lieg. Manang Sol! Tawag ko kay Manang. Nanginginig ang katawan ko sa takot kay Tiyong Pilo at Tiyong Lorna, pati na rin kay Manang na baka tuluyan nila. Lumabas ka na dito, Ada. Lukarit kang bata ka. Kung saan-saan ka namin hinahanap, dito ka lang pala sa bahay na to nagtatago. Lumabas ka na dyan! Sigaw ni Tiyong Lorna. May ilang kapitbahay na nakikiusyoso. Ay Diyos ko sa Manang Sol, sakal-sakal at may nakatutok na kutsilyo. Bulalas ng isang kapitbahay na may hawak na walis tingting. Huwag kayong lalapit! Huwag kayong mangingialam kung hindi madadamay kayo! Pamangkin ko to! Pananakot sa kanila ni Tiyong Pilo at tinutukan sila isa-isa ng hawak na kutsilyo saka muling binalik sa lieg ni Manang Sol. Bahagya pang napaigik si Manang. Bakas na rin sa mukha niya ang hirap ng huminga. Tiyong bitawan niyo po si Manang! Mangiyak-ngiyak na sabi ko habang dahan-dahan na lumalapit sa kanila. Lumabas ka kasi dito kung ayaw mong tuluyan ko tong matandang to. Asik niya sa akin. Ah! Daing ni Manang Sol. Nataranta naman ako at napasugod sa kanila. Hinawakan ko ang braso ni Tiyong Pilo at pilit na binabakla sa lieg ni Manang. Tiyong bitawan niyo siya. Parang awa niyo na. Mangiyak-ngiyak na pagmamakaawa ko. Hinablot naman ako sa buhok na Tiyang Lorna na ikinaigik ko. Buksan mo ang gate at lumabas ka. Bilis! Singhal sa akin ni Tiyang Lorna. Bilisan mo, bago pa ako hindi makapagpigil at tuluyan ko talaga to. Kita kong mas hinigpitan pa ni Tiyong Pilo ang pagkakasakal ng braso sa lieg ni Manang Sol. Namumula na ang mukha ni Manang at inihihit na ito ng ubo. Opo, opo, lalabas na po ako. Bitiwan niyo na po si Manang. Lumabas ka na! Singhal muli ni Tiyang Lorna. Tumalima naman ako at natatarantang binuksan ang gate. Hindi ko pa ito gaano nabubuksan ay tinulak na ito ni Tiyang at tinablot ako palabas sa buhok. Aray ko Tiyang! Angal ko at hinawakan ang buhok kong hablot-hablot niya. Huwag mo akong maari-ari na buwisit ka. Isang buwan mo kaming pinahirapan sa kakahanap sayo. Asik niya sa akin. May lumapit naman na tricycle sa amin. Nakilala ko siya. Isa sa mga kalaro ni Tiyang sa lugar. Pilo, bitawan mo na yung matanda at aalis na tayo. Tawag ni Tiyang Lorna kay Tiyong Pilo. Nakita ko namang binitawan ni Tiyong si Manang Sol na napasalampak sa seminto at habol ang hininga habang hawak-hawak ang lieg. Nakatingin siya sa akin. Gusto niya magsalita pero hirap na hirap siya. Pumasok ka! Pabalya akong pinapasok ni Tiyang sa loob ng tricycle. Tumama pa ang ulo ko sa bakal na nasa bubungan. Hawakan mo maigi yan, baka makatakas na naman. Siguradong, yayariin tayo ni Kaamado. Wika ni Tiyong Pilo at umikot na sa likuran ng tricycle. Tayo na. Yes, boss. Sagot naman na nakangising tricycle driver at pinasabad na ang tricycle. Bumalot ang kilabot at matinding takot sa sistema ko nang marinig ko ang pangalan ng matandang iyon. Nakita ko pa ang ilang kapitbahay na nakatingin lang sa amin. Baka sa kanilang mukha ang pangamba. Ang ilang kapitbahay naman ay dinaluhan si Manang Sol. Wala na akong nagawa kundi tahimik na umiyak na lang at nagdasal. Manang, ayos lang kayo? Dinaluhan ng mga nagmamalasakit na kapitbahay ang matandang nakasalampak sa semento. Tumango naman ang matanda kahit habol-habol pa rin ang hininga at inuubo-ubo pa. Tinulungan siya ng mga kapitbahay. Si Ada! Wala na. Nakuha na siya ng mga taong yun. Sino ba ang mga yon? Nakakatakot sila. Usisa ng isang kapitbahay.
Mga masasamang loob yun. Dapat mailigtas si Ada sa kamay ng mga demonyong yon. Baka kung anong gawin sa kanya. Diyos ko si Ada. Bulalas ni Manang Sol. Tawagan natin si Sarge. Kunin mo yung cellphone ko sa ibabaw ng mesa sa kusina. Bilis! Utos ni Manang Sol sa isang kapitbahay. Oo, oo. Agad namang tumalima ang kapitbahay at patakbong pumasok sa loob ng bahay para kunin ang cellphone. Mabilis din naman itong nakabalik at inabot ang keypad ng cellphone kay Manang Sol. Agad naman iyong kinuha ni Manang Sol at mabilis na dinayal ang numero ng retiradong sundalong amo. Ngunit nakatatlong dial na ay puro ring lang at walang sumasagot. Hindi sumuko si Manang Sol at muli niyang dinayal habang ang mga naroroon ay piping nagdarasal sana ay sagutin ng lalaki ang tawag. Hindi naman sila nabigo sa pangalawang ring at sinagot na ito. Hello Sir Tristan, natatarantang sabi ni Manang Sol sa kabilang linya. Habang si Tristan naman ay iiling-iling lang sa mga kwentong kalokohan ng dalawang kasamahan niya. Katatapos lang ng flag ceremony at nasa loob ng munisipyo ang mga tao para magtrabaho. Habang kami naman ay nandito sa labas sa parking at nakatambay habang naninigarilyo at nakikinig sa makalumang musika na galing sa cellphone ni Ronilo. Ganito naman ang gawain namin kapag walang lakad si Governor at nasa office lang. Tamang tambay lang. Mga lukot talaga kayo. Natatawang sabi ko at dinutot ang upos ng sigarilyo sa pasimano at hinagi sa basurahan. Totoo nga, Sarge. Grabe yung bibig ng babae, parang vacuum. Sa lakas humigop. Ang sakit nga eh. Napapangiwing kwento ni Timmy. Kinuwento niya ang experience niya sa bayarang babae na nakatalik niya kagabi. Tinakbuhan niya dahil hindi daw niya kinaya. Apakalibog mo kasing gago ka, kaya hindi kami magtataka kung magkatulo ka. Natatawang sabi naman ni Ronilo. Nagsalita ang hindi malibog. Ilang beses na kayong nakita ni Vicky na pasimpleng pumapasok sa CR kapag break time. Huwag nga ako pare. Gago, dalawang beses lang yon. At gaano naman kadalas ang dalawang beses? Nangingising buyo naman ni Timmy. Ina mo ka. At least, hindi ako kasing ano mo. Bira ni Ronilo kay Timmy. Iiling-iling na lang ako sa pakikinig sa mga kwento nila. Ikaw Sarge, kwento ka naman. Sigurado, mas marami kang karanasan sa amin. Sa gandang lalaki mo ba naman? Halos lahat ng staff na babae sa loob ay crush ka eh. Baling sa akin naman ni Timmy. Wala akong ikukwento sa inyo kaya tantanan niyo ako. Nakangising sabi ko. Napakamot naman sa ulo si Timmy. Uy, kaninong cellphone yung tumutunog? Tanong naman ni Ronilo. Hindi sa akin. Sarge, cellphone mo yata yon. Untag naman sa akin ni Ronilo. Kinapa ko naman ang cellphone ko sa bulsa ng jacket. Ang ingay kasi ng cellphone mo eh. Patayin mo nga yan. Pang matanda naman yung tugtog mo. Sikmat naman ni Timmy kay Ronilo. Pinatay naman ni Ronilo ang tugtog ng cellphone niya. Sabay bato kay Timmy. Ginantihan naman siya nito. Napakunot ang noo ko nang may tatlong missed calls galing kay Manang Sol. Akmang ikukulba ko siya nang muling tumunog ang cellphone ko. Sinagot ko ito. Hello Sir Tristan. Bahagyang nanginginig ang boses ni Manang Sol sa kabilang linya. Nagsalubong ang kilay ko. May iba akong nararamdaman. Hello Manang Sol, napatawag ho kayo. May problema ba? Sir Tristan, si Ada yung asawa mo. Kinuha ng tiyahin at tiyuhin niya. Baka kung ano ang gawin sa kanya, may dalang patalim yung tiyuhin niya. Bumundol ang kaba at takot sa dibdib ko sa sinabing iyon ni Manang. Ang asawa ko, si Ada, kinuha ng tiyahin at tiyuhin niya na nagbenta sa kanya sa warehouse. Wala na akong inaksayang oras at pinatay ang cellphone at binalik sa bulsa. Dinukot ko ang susi ng sasakyan ko at dali-dali kong tinungo ang Raptor kung saan nakaparada at pinatunog ito. Sarge, saan ka pupunta? Sumunod sa akin si Ronilo at Timmy na takang-taka sa pagmamadali ko. Uuwi muna ako. Kailangan ako ng asawa ko. Kayo na muna ang bahala dito. Nagkatinginan ang dalawa sa sinabi ko. Asawa? May asawa ka na, Sarge? Halos sabay na tanong ng dalawa. Ngunit hindi ko na sila sinagot at sumakay na sa Raptor ko at binuhay ang makina. Mabilis kong inilabas sa parking ang sasakyan ko. Umahabol pa sa akin ang dalawa.
Teka, Sarge. Pinasibad ko agad ang sasakyan, palabas ng compound ng munisipyo. Dala ang galit, takot at pangamba sa dibdib ko. Tiyang ayoko po. Parang awa niyo na. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Pagmamakaawa ko habang nagpupumigla sa hawak niya. Tumahimik ka. Lumagapak sa pisngi ko ang sampal niya. Napasalampak ako sa sahig. Hindi pa ako nakakahuma nang sambunutan niya ako. Wala ka nang kawala ngayon dahil paparating na sila kaamado. Kung hindi ka pa naman kasi tumakas, hindi magiging ganito kagrabe ang aabutin mo. Gaga ka kasi. Asik niya sa akin at dinuro-duro ang noo ko. Tiyang bakit niyo po ginagawa sa akin to? Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo. Umiiyak na sabi ko. Sargo na ng luha ko ang pisngi ko. Bayad utang na loob to, Ada. Ilang taon din kitang inalagaan. Niwala mo lang ako nahihita sa'yo. Kaya dito man lang ay makabayad ka. Kaya wag na wag kang mag-iinarte dyan. Sumbat niya sa akin. Parang gusto kong ibalik ang sumbat sa kanya. Mula nang mamatay si Mama at iwan ako sa pangangalaga niya, ay halos gawin niya akong alipin. Inubos niya ang perang iniwan sa akin ni Mama sa bangko na para dapat sa pag-aaral ko. Tapos ngayon, gagawin pa nila akong pambayad sa utang nila sa mga walang hiyang yun. Nandiyan na si Kaamado at ang mga tauhan niya. Wika ni Tiyong Pilo. Nanginig ako sa takot lalo na makarinig ng tahulan ng mga aso sa labas. Sinyalis na may istrangherong naligaw sa lugar. Napayakap ako sa binti ni Tiyang Lorna. Tiyang, parang awa niyo na. Huwag niyo po akong ibigay sa kanila, please. Pagmamakaawa ko sa kanya. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Piniksin niya ang binting yakap-yakap ko. Lumuhod ako sa paanan niya at kulang na lang ay halikan ang paan niya. Parang awa niyo na po, Tiyang. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Huwag niyo po akong ibigay sa kanila. Gagawin ko po ang lahat ng gusto niyo. Sumisinok-sinok pa na sabi ko. Halos tumulo na rin ang sipon ko sa kakaiyak. Yun naman pala eh. Pwes, ito ang gusto kong gawin mo para sa akin. Para makabayad ka naman sa utang na loob mo. Sumama ka sa kanila at huwag naman laban. Pero Tiyang, nasaan ang pamangkin mo? Anang malaking boses na dumagundong sa loob ng bahay. Nahihintakotang dahan-dahan ko itong nilingon. Nanlaki ang mata ko na makitang ang matandang lalaki na tinatawag nilang Kaamado. May kasama siyang ilang mga lalaki na mga tauhan niya. Hayun siya! Turo sa akin ni Tiyong Pilo. Tiningnan naman ako ng matandang lalaki at ngumising parang demonyo. Magaling! Sige mga bata, kunin niyo ang babae. Utos niya sa mga tauhan. Wag po! At tungal ko at mabilis na tumayo para tumakbo pero hinarangan ako ni Tiyang at tinulak sa mga lalaki. Hinawakan nila ako sa magkabila ang braso at pakaladkad na nilabas ng bahay. Tiyang, tulungan niyo po ako, Tiyang. Tiyong, parang awa niyo na. Huwag niyo po akong ibigay sa kanila. Pagmamakaawa ko kay Tiyong na prenteng nakasandal sa gilid ng pintuan at naninigarilyo. Sumama ka nilang para tapos na ang problema namin. Sa halip ay sabi niya. Wala na akong nagawa kundi umiyak na lang habang kinakaladkad ng mga lalaki. Humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay kong nakikiusyoso pero nakatingin lang sila sa akin at baka sa mukha ang pangamba at takot. Sus Mario Sip, pati si Ada na sariling kadugo, hindi na pinalagpas ni Lorna. Kawawa naman si Ada. Humingi na tayo ng tulong, tumawag tayo ng pulis. Ikaw na lang, ayoko madamay. Kilala mo naman yan si Kaamado. Halang ang kaluluwa niyan. At isa pa, wala rin kwenta ang humingi ng tulong sa pulis dahil may kapit yan sa loob. Diyos ko, paano na nito si Ada? Lalo na akong nanghina at nawala ng pag-asa sa mga narinig ko sa mga kapitbahay kong naroroon. Isang tao lang ang naisip ko habang kinakaladkad ako ng mga lalaki papalapit sa sasakyang naghihintay. Tristan! Bulong ng isip at puso ko sa pangalan niya habang pugto na ang mga mata ko sa pagluha. Isang nakakabinging sagitsit ng gulong ang sasakyan ang narinig ko kasabay ng tilian ng mga naroroon. Nag-angat ako ng tingin sa nanalabo kong mata dahil sa luha ay nakita ko ang pamilyar na pikura ang papalapit sa amin.
Bitiwan niyo ang asawa ko. Mahigpit ang hawak ko sa manibela at tiim ang bagang habang humahagibis sa bilis ang patakbo ko sa Raptor kasing bilis ng tibok ng puso ko. Mabuti na lang at inalam ko na ang address ng bahay ng tiyahin ni Ada. Kaya mula sa San Agustin ay dito na ako dumiretso sa Santa Maria sa barangay kung nasaan ang bahay ng tiyahin niya. Paniguradong nandoon siya. Kailangan kong bilisan bago pa mahuli ang lahat. Masama ang kutob ko. Hintayin mo ako, sweetheart. Wika ng aking isipan. Hinding-hindi ko sila mapapatawad kapag sinaktan nila ang asawa ko. Baka mapatay ko sila. Nang makapasok na ako sa barangay, ay inabot ko ang baril ko sa dashboard ng compartment at sinuksok sa loob ng jacket. Kumakalabog ang dibdib ko. Nang malayo pa lang ay nakita ko ang tatlong lalaking nakaabang na, mukhang mga armado. Nakita ko rin ang pamilyar na pigura ng babae na nagpupumigla sa dalawang lalaking may hawak sa kanya. At halos kalad ka rin siya papasok sa nakabukas na sasakyan. Ada, binilisan ko pa ang patakbo sa bayapak sa preno at tinarang ang Raptor ko sa sasakyan nila. Mabilis akong bumaba at dinukot ang baril sa loob ng jacket. Sabay kasa at tutok sa dalawang lalaking may hawak sa asawa ko. Bitiwan niyo ang asawa ko! Nagsipaglabasan naman ang baril ang dalawang lalaking nasa tabi ng sasakyan at tinutok sa akin. Nagsitilian naman ang mga ilang taong naroroon na nakikiusyoso. Ay, may mga baril! Pumasok na tayo sa loob kung madamay pa tayo! At isa-isa silang nagpulasan, pabalik sa kanilang bahay. Tiimbagang tiningnan ko isa-isa ang mga lalaking may baril. Ang isang matandang lalaki na kalbo na matikas pa rin ang tindig. Ngunit ang malaking tiyan ay prente lang naninigarilyo habang nakatingin sa akin. Tingin ko ay ito ang leader nila o amo kaya. Sino ka? Tanong ng isang lalaki may hawak na baril na nakatutok sa akin. Tristan. Bumalik ang tingin ko kay Ada na hawak ng dalawang lalaki. Magulo ang alon-alon niyang buhok at luhaan ang mukha niya. Namumula din ang kanyang pisngi at may sugat pa sa labi. Mukhang sinaktan siya ng kung sino man sa kanila. Nagdilim ang paningin ko. Humigpit ang hawak ko sa baril at ngaling-ngaling kalabitin ang gatilyo para paputukan ang dalawang lalaki may hawak sa kanya. Ngunit hindi naman ako pwedeng magpadalos-dalos ng galaw dahil baka masaktan si Ada. At sa hitsura pa lang ng mga taong ito ay talagang hindi sila basta-basta. Bitiwan niyo ang asawa ko. Muli kong utos sa kanila. Tristan! Tawag sa akin ni Ada at nagpumigla sa hawak ng dalawang lalaki. Sino ka ba kung makautos ka ah? Sigaw ng lalaki may hawak sa asawa ko. Naglabas din siya ng baril at tinutok sa akin. Ganon din ang isa. Sino ba tong matapang na to? Ang lakas ng loob ah. Ano? Kaya mo kami? Isa ka lang oy. Anang isang lalaki na may hawak sa kabilang braso ni Ada. Huwag Tristan. Sino ka? Maautoridad na tanong sa akin ng matandang lalaki na matiim na nakatingin sa akin at tila inuuri ako. Tristan Piñablanca, asawa ng babaeng hawak niyo. Pakilala ko. Walang silbi kung pananaigin ko ang galit ko sa mga taong to. Malalagay kami sa panganib ng asawa ko. Napansin ko namang natigilan sila at nagtinginan. Asawa? Anong asawa? Walang asawa ang pamangkin ko. Sabat ng isang babae na lumapit sa amin. May kasama siyang lalaki. Sila ang tiyahin at tiyuhin ni Ada. Matalim ko siyang tiningnan. Napaatras naman siya. Asawa ko si Ada. Kahapon lang kami ikinasal. Sabi ko. Natigilan ang tiyahin ni Ada, pati na rin ang asawa niya at nagtinginan sila. Niloloko mo ba kami? Paano mag-aasawa tong pamangkin ko? Eh wala namang boyfriend ito. At ngayon ka lang namin nakita. Tuya sa akin ng babae. Binalingan naman ako ng matandang lalaki. Totoo ba ang sinasabi mo? Matalim ko lang din siyang tiningnan. Sinalubong niya ang tingin ko. Binalingan din niya si Ada at natuon ang paningin niya sa kamay nitong may singsing. Pati ang tiyahin ni Ada ay tiningnan din ang kamay niya. Langya, totoong may asawa ka na? Totoong tong singsing na to? Pilit niyang hinubad ang singsing sa daliri ni Ada at tiningnan ito. Kinagat-kagat pa niya ito. Inagaw pa ng asawa ang singsing at sinilip.
from Tristan Piñablanca. Usal nito. Muling inagaw ng tiyahin ang singsing at sinilip. Binalingan niya si Ada. Letche kang babae ka? Nag-asawa ka na? Tango lang ang sinagot ni Ada habang nakatingin sa akin. Napalunok na lang ako sa awa sa kanya at sa sobrang galit. Gusto ko siyang hablutin sa may hawak sa kanya pero limitado lang ang galaw ko. Bitiwan niyo ang babae. Utos na matandang lalaki. Pero boss, tinignan na masama na matandang lalaki ang tauhan niyang nagprotesta. Sabay nilang binitawan ng kasamahan niya si Ada. Agad namang tumakbo si Ada papalapit sa akin at yumakap. Niyakap ko rin siya na mahigpit. Nanginginig pa ang katawan niya. You're safe now, sweetheart. Anas ko sa tainga niya at hinalikan siya ng madiin sa ulo. Natatakot ako, Tristan. Humihikbing sabi niya. I'm here. Pag-aalo ko sa kanya at hinagod ang likod niya. Tumikim ang matandang lalaki at namulsa. Ang lagay ba e ganun na lang? Pinakawala namin ang asawa mo pero hindi ibig sabihin nun ay walang kapalit. Nakangising sabi niya at sininyasan ang mga tauhan niya na ibaba ang baril. Sumunod naman ang mga ito. Ibinaba ko na rin ang baril at binalik sa loob ng jacket. Anong kapalit? Nilapitan niya ang raptor ko at pinasadahan ng tingin bago bumaling sa akin. Alam mo bang may pagkakautang sa akin ang tiyahin at tiyuhin ng asawa mo? Wika nito at tiningnan ang mag-asawa na baka sa mukha ang pangingilag sa kanya. At ang pinambayad nila ay ang asawa mo at umutang uli sila kaya doble-doble na ang utang nila sa akin. Isama pa ang interes at pagkalugi ko dahil tinakasan ako ng asawa mo. Dagdag pa nito. Magkano ba ang utang ng mag-asawa? Babayaran ko kasama pa ang interest at ang nalugi mo. Determinadong sabi ko. Tumingala naman sa akin si Ada. Tristan. Akong bahala dito. Hinaplos ko ang buhok niya. Isa't kalahating milyon lahat. Nilingon ko ang matandang lalaki. Narinig ko naman ang pagsinghap ni Ada. Nagtingin na naman ang mag-asawa. Inaasahan ko na malaking halaga ang hihingiin niya. Humugot ako ng malalim na hininga at hinawakan ang kamay ni Ada at tinungo ang raptor ko. Nakita ko naman sa gilid ng mata ko na naalarma ang mga tauhan na matanda pero sinaway lang sila nito. Kinuha ko ang checkbook ko at ballpen sa dashboard ng compartment. Sinulatan ko ito ng halagang hinihingi nila at pinirmahan. Inabot ko ito sa matandang lalaki. Tiningnan naman niya ito. Kahit mamaya, pwede mo nang withdrawin yan. Tatawagan ko lang ang bangko. Sabi ko. Gumisi ang matanda at sinuksok na sa loob ng jacket ang cheque. Madali ka rin naman palang kausap, Mr. Piñablanca. Sige mamaya, idadaan ko to sa bangko. At kapag tumalbog, babalikan ka namin at kukunin namin ang asawa mo. Napatiimpag ang ako sa sinabi niya at matalim siyang tiningnan. Napakapit naman na mahigpit sa akin si Ada. Dama ko ang takot niya. Niyakap ko siya. Tayo na mga bata. Tawag na matanda sa mga tauhan niya at nagpatiuna na sa sasakyan nila. Nagsinura naman ang mga tauhan niya, nangingisi-ngisi habang tumingin sa amin. Sinundan lang namin ang tingin ang papaliw nilang sasakyan. Tristan, tiningnan ko si Ada. Bakas pa rin sa mata niya ang takot. Hinawi ko ang buhok niyang nakatabing sa mukha niya. Hinaplos ko ang labi niyang may sugat. Napamura pa ako dahil namamaga ang pisngi niya. Tayo na. Inakay ko siya papunta sa sasakyan ko. Hoy, teka lang. Saan mo dadalhin ang pamangkin ko? Tawag sa amin ang tiyahin niya at nagmamadaling lumapit sa amin kasama ang tiyuhin. Mas lalong humigpit ang kapit sa akin ni Ada. Tristan, huwag mo akong ibibigay sa kanila. Parang awa mo na. Ayoko na sa kanila. Manggiyak-ngiyak pa na sabi niya. I won't. Anas ko sabay halik sa ulo niya. Iuuwi ko na ang asawa ko. Sabi ko sa tiyahin ni Ada. Kung hindi nga lang siya kamag-anak ng asawa ko, ay minura ko na siya. Malamang ay may nanakit kay Ada. Anong iuuwi? Dito siya sa amin. Asik niya sa akin ngunit hinaklit siya sa braso ng asawa at binulungan.
Nag-iba naman ang timpla na mukha niya. Tumaas ang kilay niya. Pero kung magpupumilit ka, wala naman ako magagawa. Yun nga lang ang lagay ba eh, ganun na lang. Kung kaya mong magbayad ng isa't kalahating milyon, barya lang naman siguro sa'yo ang 100,000 kapalit ng pamangkin ko. Nakangising sabi niya. Pati ang asawa niya sa likuran ay ngising walang hiya na rin. Hindi ako makapaniwalang may ganitong tao na ultimo sariling kadugo ay handang ipagpalit sa pera. Kung ipakulong ko kaya kayo mag-asawa sa ginawa mong pagbenta sa sarili mong pamangkin, ura mismo, kaya ko kayong ipakulong. Banta ko sa kanila. Nawala naman ang mga ngisi nila sa mukha at napalunok. Napalitan ng takot. Nilahad ko ang kamay sa tiyahin ni Ada. Yung singsing. Naalala ko kinuha pala niya yung singsing kanina. Agad naman niya itong dinukot sa bulsa ng duster at binigay sa akin. Tristan, kunin natin yung mga gamit namin ni Mama sa bahay. Untag naman sa akin ni Ada. Tumango ako. Sasamahan na kita. Wala na nagawa ang mag-asawa kundi sundan na lang kami ng tingin na papasok sa bahay para kunin ang mga gamit ni Ada at nang yumaon niyang ina. Tinulungan ko siyang mag-impake. Nang makalabas na kami dala ang gamit ni Ada, pinagbantaan ko muli ang mag-asawa. Huwag na huwag niyo nang guguluhin ang asawa ko dahil hindi ako magdadalawang isip na ipakulong kayo. Sunod-sunod namang tumango ang mag-asawa na parang tulo sa kinatatayuan. Nilampasan lang namin sila ni Ada at tinungo ang sasakyan ko. Inalalayan ko muna siyang sumakay sa passenger seat at nilagay sa likuran ang mga gamit. Umikot ako sa driver's seat at sumakay at pinaandar ko na ang sasakyan at walang lingong nilisan ang impyerno ng lugar na ilang taong kinasadlakan ni Ada. Hinawakan ko lang ang kamay niya sa buong biyahe para iparamdam sa kanya na ligtas na siya. Mukhang bigating yung nagpakilalang asawa ng pamangkin ni Lorna ah. Biruin mo, ura-urada nagbigay ng tsekeng nagkakahalaga ng 100,000,000? Komento ng isang tauhan ni Kaamado na nakaupo sa passenger seat. Pero sino kaya yun? Ang tapang eh. At sa kaanlakas ng dating, kung wala lang siguro yung babae mukhang papalag, ianlaking tao pa naman. Wala akong pakialam kung sino man ang importante ay nagbigay siya ng pera kapalit ng asawa niya. Saka ko na lang siya poproblemahin kapag tumalbog ang tsyeka niya. Wika naman ni Kaamado. At humithit ng sigarilyo. Pero nasisiguro niyang hindi tatalbog ang tsyeke. Marunong siyang kumilates ng tao. At sa tingin pa lang niya, alam na niya kung maluloko o hindi. At ang lalaki kanina na pakilalang asawa ng babae, ay alam niyang hindi basta-basta. Sa matatalim pa lang na tingin nito, sa tindig, sa itsura at sa aura. Parang pamilya nga sa akin yung lalaking yun. Sabat ng isang tauhan na siyang nagmamaneho. Tumingin sa kanya ang amo at mga kasamahan niya. Pinilit naman niyang halukayan sa isip kung saan ba niya nakita ang lalaking iyon. Pamilyar din sa kanya ang apelyido, Piña Blanca. Siya nga, bulalas niya. Sino? Halos sabay na tanong ng mga tauhan. Yung lalaki kanina, Tristan, o mas kilalang Tristan Piña Blanca. Anak siya ng yumaong mag-asawa na may-ari ng malaking cacao farm dyan sa barangay gitna. Sa wakas, naalala rin niya kung sino ang lalaki. Dati kasing namamasukan ang ama niya sa farm, napalayas lang dahil gumawa ng kalokohan. Aba, big time nga, bulalas ng isa. Ngumisi naman si Kaamado. Alam niya ang farm na yon. Sikat ito sa dekalidad nitong kakao. Pwede pa pala natin siyang gatasan, boss. Malakas kumita ang farm na yun, hindi ba? Ipanakot natin na kukunin natin ang asawa niya. Halatang patay na patay siya sa asawa niya. Sulsul ng isang tauhan. Nakalimutan kong sabihing, sundalo pala yun. Sabak sa giyera sa Mindanao. Ano? Halos sabay-sabay na sabi ng mga tauhan sa loob ng sasakyan. Pati si Kaamado ay natigilan. Nalaglag ang sigarilyo sa sahig.
Ay Diyos ko, Ada. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Bulalas ni Manang Sol pagbaba ko ng sasakyan. Agad niya akong sinalubong ng yakap. Naiiyak na yumakap din ako sa kanya. Salamat din sa Diyos at okay lang siya. Tiningnan ko ang ilan naming kapitbahay na narito rin pala. Nakangiti sila sa akin at baka sa mukha ang tuwa na makita ako. Nginitean ko din sila at nagpasalamat dahil hindi nila pinabayaan si Manang Sol. Pumasok muna tayo sa loob para magamot yung mga pasamo. Untag naman na Tristan at magaang hinawakan ako sa braso. Inutusan na rin niya si Manang na kunin ang ilang pong gamit na naiwan sa loob ng sasakyan habang dala-dala naman niya ang malaking bag ko na naglalaman ng mga damit ko at ilang personal na gamit. Nagpaalam na rin ang mga kapitbahay namin na naroroon. Pinasalamatan naman sila ni Tristan. Manang, pakuha naman ako ng cold compress at medicine kit. Paakyat na lang ho sa kwarto ni Ada. Utos ni Tristan kay Manang. Sige ho, isusunod ka na. Inakay naman ako ni Tristan paakyat hanggang sa kwarto ko. Umupo ako sa kama at siya naman ay nilapag ang bag sa isang pang-isahang sofa na naroroon. Hinang-hina pa rin ako at masakit ang katawan ko. Ngunit ligtas na ang pakiramdam ko dahil nandito si Tristan. Iniligtas niya ako. Akala ko na nanaginip lang ako kanina. Hindi rin ako makapaniwala na pinayaran niya na ganoong kalaking halaga ang mga demonyong yun. Nahihiya tuloy ako sa kanya. Napayuko ako at napakagat labi. Naging masaklap talaga ang buhay ko. Simula nang mamatay si Mama at hulog ng langit sa akin si Tristan. Bumuntong hininga ako. Ayos ka lang? May masakit ba sa'yo? Nag-angat ako ng tingin. Nag-aalala lang nakatingin sa akin si Tristan. Hinila niya ang upuan na nasa vanity mirror at umupo paharap sa akin. Iho, ito na ang cold compress at medicine kit. Wika ni Manang Sol na pumasok sa kwarto. Kinuha naman ni Tristan ang bitbit niya at nagpasalamat. May kailangan pa kayo? Wala na ho Manang, magpahinga na rin ho muna kayo. Naku, ayos lang ako Sir Tristan, hindi naman ako napano. Nag-ala lang talaga ako dito kay Ada. Ginitian ko naman si Manang. Maswerte pa rin ako dahil may mga taong kagaya niya at ni Tristan na may malasakit sa kapwa. Nang iwan na kami ni Manang, ay ginamutin ni Tristan ang sugat ko sa gilid ng labi ko. Nilagyan niya ito ng betadine. Pagkatapos ay ampasa ko naman sa pisngi. Dulot ng sampal ni Tiyang Lorna, ginamot niya. Napapalatak pa siya. Aw! Dain ko ng bahagya niyang madiinan ang pagdampi ng cold compress sa pisngi ko. Sorry. Hinging paumanhin niya. Nagsalubong pa ang kilay niya. Seryosong-seryoso ang mukha niya sa ginagawa. Kagaya noong gamutin din niya ang cheekbone ko nung aksidente niyang nasiko ito. Napahimas ako sa mga braso nang makaramdam ako ng kirot doon. Lumipad naman ang tingin niya sa mga braso ko. Napamura ito. May mga pasaka. Bulalas niya. Binitawan niya ang hawak na cold compress at sinuroy ang mga braso ko. May mga pasanga rin ang mga ito. At sa tingin ko ay dahil sa pagkakahawak sa akin ng dalawang lalaki kanina. Nagmura siya ulit. Naulinigan ko pang may inuusal siya pero hindi ko naman maintindihan. Bakas lang sa boses at mukha niya ang galit. Madilim ang mukha niya at nag-iigtingan ang panga habang nakatingin sa braso ko may pasa. Walang salitang kinuha niya ang cold compress at maingat na dinampi dito. Wala siyang kibo sa buong durasyon ng paggamot niya sa akin. Nang matapos na siya sa paggamot, ay niligpit niya ang mga gamit. Magpalit ka na ng damit at magpahinga ka muna. Aniya at lumabas ng kwarto. Naalarma naman ako. Tumayo ako at hinabol siya sa pintuan. Tristan! Hinawakan ko ang braso niya. Nilingon naman niya ako at tiningnan ang kamay ko. May kailangan ka pa? May masakit pa ba sa'yo? Nag-aalala ang tanong niya. Umiling naman ako. Pwede bang huwag ka munang pumasok? Dito ka muna sa bahay, natatakot ako eh. Nahihiyang sabi ko. Mas ligtas ang pakiramdam ko kapag nasa malapit lang siya at nakikita ko siya. Ngumiti naman siya. Huwag kang mag-alala. Hindi muna ako babalik sa trabaho ngayon. Dito muna ako sa bahay. Babantayan kita. Huwi ka nito.
Napangiti naman ako sa tuwa ko at niyakap ko siya. Salamat, Tristan. Salamat kasi niligtas mo ako. Naramdaman ko ang braso niyang pumaikot sa katawan ko at ang pagdampi ng mainit niyang hininga sa bumbunan ko. Asawa kita at gagawin ko ang lahat para sa iyo. Tandaan mo yan. Anas niya kasabay ng pagdampi ng labi niya. Nag-init naman ang mukha ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Ngunit hindi ako nag-abalang bumitaw ng yakap sa kanya. Dahil gustong gusto ko ang init ng katawan niya. Napapanatag ang puso at isip ko. Hindi nga siya umalis ng araw na yon. Pagising ko ay naabutan ko siyang may kausap sa cellphone niya. Ang employer niya yata iyon. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan para hindi makagawa ng ingay. Pero napansin pa rin niya ako. Sinundan niya ako ng tingin pababa ng hagdanan. Kumalabog naman ang dibdib ko sa mainit na tingin niya. Iniwas ko na lang ang mata ko at tiningnan na lang ang oras na nakasabit sa malaking metal clock. Mag-aalas 3 na pala ng hapon. Hindi ako nakapananghalian dahil nakatulog ako. Medyo nakaramdam na rin ako ng gutom. Nagugutom ka na ba? Iinitin ko yung pagkain. Wika naman ni Tristan na sinalubong na ako sa hagdanan. Ako na lang. Nahihiyang sabi ko. Sobrang niya na akong asikasuhin. No, ako na. Final na sabi niya at tinawakan ang kamay ko. Patungong kusina. Hindi ko na nakita si Manang Sol. Nasaan si Manang? Pinauwi ko muna para makapagpahinga siya. Ah, tumango na lang ako. Naalala ko ang hitsura kanina ni Manang habang sakal-sakal ng braso ni Tiyong Pilo. Hanggang ngayon ay kinikalabutan pa rin ako. Sobrang natatakot ako para sa kanya. Mabuti na lang at okay lang siya. Inalalayan pa ako ni Tristan na umupo sa upuan at hinarap na ang lutuan. Pinagmamasdan ko lang siya. Naka-t-shirt siya ng gray at cargo shorts. Kahit anong suot niya, ang gwapo-gwapo pa rin niya. At hindi pa rin ako makapaniwala na asawa ko na siya. Isang mabait na asawa na handa akong iligtas. Inilapag niya sa harap ko ang sinandok niyang kanin at sinigang na baboy na umuusok pa dahil ininit niya ito. Nilapagan din niya ako ng minodo at hiniwang mangga. Kumain ka na. Wika niya. Salamat. Nakangiting sabi ko at dinampot ang kutsara at tinidor. Sa gutom ko ay naging sunod-sunod ang subo ko. Natigilan lang ako nang maupo siya sa kabilang upuan sa harapan ko. Ikaw, aloko sa kanya. Umiling naman siya at ngumiti. Kumain na ako kanina. Merienda? Busog pa ako, tanggi uli niya. Nagkibit-balikat na lang ako at tinuloy ang pagkain. Ngayon ko lang naramdaman ang pagkagutom. Sa takot na rin siguro kanina at sa panghihina at sa pagod na rin sa kakaiyak. Nang matapos akong kumain, siya ang naghuhugas ng pinagkainan ko. Kahit anong pilit kong ako na ay hindi siya nagpatinag. Ano to? Nagtatakang tanong ko nang iabot niya sa akin ang isang paper bag. Kinuha ko ito at tiningnan. Napasinghap ako na mapagtanto ko kung ano ang iniabot niya sa akin. Isang cellphone. Dinukot ko sa paper bag ang pahabang kahon. Napanganga ako na makita ang modelo ng cellphone. Tiningnan ko siya. Ngumiti siya sa akin. Sa akin to? Di makapaniwalang tanong ko. Tumango naman si Tristan. Naalala ko wala ka palang cellphone para matawagan mo ako kapag may emergency o may kailangan ka. Pero ang mahal nito. Okay lang naman sa akin yung mumurahin lang. Nahihiyang sabi ko habang maingat na nilalabas sa box ang bagong mamahaling cellphone. Anong mumurahin? Asawa kita kaya lahat na magandang bagay ibibigay ko sa'yo kahit gaano pa kamahal yan. Napakagatlabi ako sa sinabi niya. Kasabay na muling pagkalabog ng dibdib ko. Salamat, Tristan. Nakakahiya na talaga sa'yo. Usal ko sa kanya. Umupo naman siya sa tabi ko at kinuha ang kamay ko. Tumingin ka sa akin, Ada. Pautos na sabi niya sa malaking boses. Nag-angat naman ako ng tingin sa kanya. Ang mapupungay niya mga mata na matalim kong tumingin ay nakakapagpakalabog ng husto sa dibdib ko. Itinaas niya ang isang kamay at hinaplos ang pisngi ko. Asawa kita.
hindi ka na dapat mahiya sa akin. Ang lahat ng kailangan mo ibibigay ko sa'yo. Kaya huwag kang mahihiya magsabi. Naiintindihan mo ba ako? Kagatlabing tumango ako. Para akong hinihipnotis mo ng mga tingin niya. Hindi ako makagalaw at para akong itinulo sa kinauupuan. Ang lakas ng kalabog ng puso ko at nakakabingi ito. Kahit naghahibla na lang ang pagitan ng mga mukha namin, ay hindi ko magawang umiwas hanggang sa tuluyan ang lumapat ang malambot niyang labi sa labi ko. Ginulat mo naman ako, Tristan. Bigla-bigla may asawa ka na. Ni hindi mo man lang ako inimbitahan sa kasal mo. Tapos ngayon hihingi ka ng leave. Uwi ka ni Governor Antonio nang ipatawag niya ako sa library niya at nagsisilbing opisina rin niya sa mansyon. Napakamot naman ako sa ulo. Pasensya na ho kayo, Governor. Biglaan ho talaga ang plano naming kasal. Bumuntong hininga siya at sumandal sa leather chair niya. Iminuwestra pa niya ang kamay sa akin. Ano pa bang magagawa ko? Sa hitsura mo pala ngayon mukhang patay na patay ka sa asawa mo. Aniya sa seryosong mukha pero bakas ang biro sa kanya. Napangisin na lang ako. Di bali ho, kapag ikinasal kami sa simbahan, ay hindi ko kayo kalilimutan. Kukunin ko pa ho kayong ninong. Tinuro niya ako. Abi dapat lang. Nagtawa na naman kami. Pero naputol ang tawa na namin nang tumunog ang cellphone niya. Nagpasintabi naman siya para sagutin ito. Sumandal naman ako sa backrest ng upuan at ginala ang mata sa loob ng library habang hinihintay matapos sa pakikipag-usap ang governor. Muling dumako ang mata ko sa lamesa niya. Samot-saring mga papel ang nasa malapad ng lamesa pero organisado naman ang pagkakalatag nito. May napansin akong lumang pictures ng isang babae ang nakaipit sa isang notebook. Nakangiti ang babae sa lumang pictures at tila hinahangin ang alon-alon nitong buhok. Hindi ito ang yumaon niyang asawa. Nakita ko na ang yumaon niyang asawa sa malaking pictures na nakasabit sa sala. At ang alam ko rin ay wala siyang kapatid. Maaaring isa ang babaeng naugnay sa kanya sa nakaraan ang nasa larawan. Well, wala namang masama kung magka-interes uli sa babae si Governor. Dahil matagal na itong byudo at ni hindi malang nabiyayaan ng anak. Matikas pa naman ito sa kabila ng katandaan. Nababakas pa rin sa mukha ang gandang lalaki nito noong kabataan. Pasensya na iho sa paghihintay. Bueno, tungkol sa paghingi mo ng isang buwang leave, pinapayagan na kita. Tumayo ako at ngumiti. Salamat ho, Governor, at pasensya na ho sa abala. Kinumpas naman niya ang kamay. Sus, wala yun. Isang araw dadalawin ko kayo ng asawa mo sa Santa Maria para makilala ko naman ang personal ang asawa mo. Wala hong problema, Governor. Magsabi lang ho kayo kung kailan para mapaghandaan ko. Nagpaalam na ako sa kanya dahil may lakad pa kami ng asawa ko. Wala sa sariling napangiti ako. Ang sarap lang sabihin ang salitang asawa ko. Ang babaeng crush ko at tinatanaw-tanaw ko lang noon sa tindahan ay asawa ko na ngayon. Sarge, ang lawak ng ngiti natin ah. Bati sa akin ni Ronilo paglabas ko ng library. Painom ka naman, Sarge. Buyo naman ni Timmy. Na, kapag hindi ako busy o kaya puntahan nyo na lang ako sa bahay ko kapag off nyo. Sabi ko. Yun, text ka na lang namin, Sarge. Tuwang-tuwang sabi ni Timmy at nakipag-appear pa kay Ronilo. Sure, sige mauna na ako sa inyo. Hinihintay na ako ng asawa ko. Nagsisipula naman silang dalawa at inulan ako ng tukso. Natatawang napailing na lang ako at sumakay sa Raptor ko. Excited na akong makita si Ada, ang asawa ko. Nangako kasi ako sa kanya ngayon na ipapasyal ko siya sa kabilang bayan. Naalala ko ang hitsura niya kung gaano siya ka-excited nang sabihin ko yun. Para siyang batang binigyan ng paborito niyang candy. Alam ko namang miss na rin niyang lumabas at gumala. Nanghingi ako ng isang buwang leave. Yun ay para samahan ang asawa ko. Alam kong may trauma pa rin siya sa nangyari. Kahit isang linggo na ang nakakalipas. Ramdam ko yun. Dahil sa tuwing aalis ako, para pumasok ay kita ko sa mata niya na gusto niya akong pigilan. Nagiging balisa siya. At kapag nasa bahay naman ako, ay lagi siyang nakatingin sa akin. Mawala lang ako saglit, ay lagi niyang tinatanong kung saan ako galing.
sa kabila ng trumang nararanasan niya, ay may tuwa akong nararamdaman dahil ramdam kong kailangan niya ako. Hindi na rin siya nangingilag kapag hinahawakan ko siya at niyayakap. Tumutugon din siya sa mga halik ko minsan at hindi na ako makapaghintay na mayakap at mahalikan siya muli. Manang, ang asawa ko ho. Tanong ko kay Manang pagpasok ko ng bahay. Iniwan ko na lang sa labas ang sasakyan ko. Ay teka, baka nasa itaas pa iho, nagbibihis, di ka tatawagin ko. Ako na ho. Present ako at malalaking hakbang na inakyat ang hagdanan at tinungo ang kwarto niya. Magkabukod pa rin kami ng kwarto. Bagamat gusto kong magsama na lang kami sa isang kwarto, ay ayoko naman siyang biglain dahil baka hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko. Kumatok ako at tinawag ang pangalan niya. Wala pang ilang segundo ay binuksan niya ang pintuan. Napaawang ang labi ko nang makita ko ang hitsura niya. Pinasadahan ko siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Bagay na bagay sa kanya ang dress na binili ko. Nakalugay ang alon-alon niyang buhok at may manipis na kolorete sa mukha niya. Ayos lang ba ang hitsura ko? Tanong niya at umikot pa sa harapan ko. Tumikim naman ako at hinapit siya sa bewang. You always look good to me. Kahit ano pang isuot mo at kahit walang anumang kolorete ang mukha mo. Anas ko at hinaplos ng likod ng daliri ang pisngi niya. Namula ang kanyang pisngi. Bahagya siyang umuso. Sinasabi mo lang yan kasi asawa mo ako. Of course not. Nakangiting sabi ko at pinisil ang pisngi niya. Tara na nga para marami tayong mapuntahan. Aniya at tumalikod pero muli ko siyang hinapit sa baywang. Kunot noong tiningnan niya ako. Bahagya naman akong umuso. Mas lalo namang kumunot ang noon niya. Baka pwedeng manghingi ng kiss si mister. Ungot ko sa kanya. Gumuso naman siya kasabay ng pamumula ng pisngi niya. Kakakiss mo palang kanina bago ka umalis ah. Huwi ka nito. Goodbye kiss yun missis. Iba naman yung welcome home kiss. Pangungulit ko sa kanya at gumuso ulit para manghingi ng kiss. Bumuntong hininga naman siya at tumawak sa balikat ko at tumingkayad. Sabay dampi ng malambot na labi niya sa nakausling labi ko. Pero dahil tinamaan ako ng kapilyuhan, ay kinabig ko ang batok niya at sinakop ang labi ng mariing halik bago ko siya binitawan. Pulang-pula naman ang mukha niya at pailalim akong tiningnan. Tinawanan ko lang siya at muling hinalikan sa tungki ng kanyang ilong. Namimihasa ka na po, mister. Paninita niya sa akin. Di ko naman maitago ang tuwa dahil sa pagtawag niya sa akin ni mister. Kaya kinabig ko siya ulit palapit sa akin at pinupog siya ng halik sa mukha at leeg niya. Naramdaman ko ang pagpitlag niya pero hindi naman niya ako tinulak at hinayaan lang ako. Hanggang sa panay na ang tawa at pasag niya dahil kinikiliti ko na siya. Huwag na lang kaya tayong umalis, misis ko. Dito na lang tayo. Anas ko habang nakasubsob sa leeg niya at sinisinghot ang amoy niya. Bahagya naman niya akong tinulak. Ano? Hindi pwede. Nangako ka hindi ba? Ipapasyal mo ako. Nakangusong sabi niya. Naihilamos ko naman ang palad sa mukha ko at humugot ng malalim na hininga para ikalma ang tila. Nagwawala akong puso sa kanya. Alright, kunin mo na yung bag mo. Aalis na tayo bago pa magbago ang isip ko. Dali-dali naman niyang kinuha ang sling bag niya na nakalapag sa kama at sinukbit sa balikat. Magkahawa kamay kaming bumaba ng hagdanan. Nagpaalam na rin kami kay Manang Sol at nagsabing baka gabihin kami. Pumunta kami sa kabilang bayan kung nasaan ang pinakamalaking mall sa probinsya. Tuwang-tuwa siya at ang sabi niya ay ito pa lang ang pangalawang beses na pumunta siya dito sa mall. Ang unang beses ay noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Naawa ako sa kanya dahil sa naranasan niya sa walang hiyang tiyahin at tiyuhin niya mula nang mamatay ang kanyang ina at nang iwan siya sa pangangalaga ng mga ito. Kaya nangako ako sa sarili ko na aalagaan ko siya at ibibigay ang lahat ng kailangan at gusto niya. Ang mahal pala niyan, huwag na lang, marami namang ganyan sa palengke, mura lang. Aniya at binitawan ang hawak na sandalyas na binigay ko sa kanya para sukatin. Dinampot ko naman ulit ito. Pero maganda naman ang kalidad nito. Kahit na no, at saka may mga sandals pa naman ako na binili mo.
Hindi ko naman magagamit yung lahat. Masasayang lang kapag bumili pa ulit tayo. Bumuntong hininga ako at binalik na lang sa estante ang sandals. Wala naman ako magagawa kung ayaw niya. Baka may inis lang siya sa akin at yun ang ayaw kong mangyari. Kung saan-saan pa kami nag-ikot sa mall, kada may gusto siyang pasukan ay nagpapaalam siya sa akin. At hindi ko naman siya kayang hindian. Wala naman siyang gustong bilhin at tumitingin lang. Kapag tinatanong ko naman siya, nagagandahan lang daw siya pero hindi niya gustong bilhin. Sa totoo lang, medyo naninibago ako. Sanay kasi ako sa mga babaeng dinadala ko sa mall na anumang magustuhan ay gustong bilhin. Siguro ay kailangan ko na ring masanay sa asawa ko. Nang mapagod siya sa paglalakad ay pumasok muna kami sa isang Chinese restaurant at nag-order na makakain. Siguro next time, iipapasyal ko naman siya sa ibang lugar, sa labas ng probinsya. Pwede ring mag-nature tripping kami, o kaya naman mag-camping sa bundok. Hindi mangyayari ay excited na ako at schedule ko na yun habang on leave pa ako. Mag-aalas 7 ng gabi nang mapagpasyahan naming umuwi. Nag-take out na lang kami ng pagkain sa isang restaurant dahil busog pa naman kami at sa bahay na lang kami kakain. Hindi pa man nakakalabas ng parking ang sasakyan namin ay bumuhos na ang malakas na ulan na may kasama pang pagkidlat. Hala, ang lakas ng ulan! Bulalas ni Ada. Sabi kanina sa news may heavy rainfall nga daw. Sabi ko at minaobra na ang sasakyan sa kalsada. Nagminor lang ako dahil sadyang malakas ang ulan at basa lang ang kalsada. Napansin ko naman na hinihimas niya ang braso niya kaya hininaan ko ang aircon. Hinubad ko na rin ang jacket ko at binigay sa kanya. Ngumiti naman siya at kinuha ito at isinuot. Thank you, wika niya. You're welcome. Ngumiti ako sabay kindat sa kanya. Kinuha ko ang kamay niya at nilagay sa hita ko. Habang hawak-hawak ang isang kamay ko naman ay nasa manibela. Tahimik lang kami sa buong durasyon ng biyahe. At nakikinig na musikang pumapainglang lang sa radyo. Minsan ay sinasabayan pa namin ito kapag alam namin. Magtatama ang paningin namin at ngingiti. Minsan ay tatawa pa kapag nagkakamali kami ng lyrics. Nang makapasok na kami sa San Agustin, ay tila lalo pang lumakas ang ulan. Halos hindi ko na makita ang daan. Malakas na rin ang hangin at may ilan pang mga sanga na nasa kalsada. Nawalan pa ng kuryente ang mga poste, kaya bumabalot ang kadiliman sa labas at tanging ilaw na lang ng mga sasakyan ang dumaraan ang nagbibigay ng liwanag. At dahil delikado na ang bumiyahe, napagpasyahan kong sa isang bahay na lang muna kami tutuloy ngayong gabi. Ang bahay na pinagawa ko na siyang pinakamalapit naming mararating. Halos basa kami ni Ada pagpasok namin sa bahay. Dito ka lang Ada, bubuksan ko lang ang generator, paalam ko sa kanya. Sama na ako sa iyo, baka kailangan mo ng tulong, presenta nito. Hindi na, kaya ko na. Pero natatakot ako, ang dilim eh, pamimilit niya at lumapit pa sa akin sabay hawak sa braso ko. Ramdam ko ang malamig niyang kamay. Napangiti na lang ako at kinuha ang kamay niya. Tumungo kami sa likod bahay kung saan nakalagay ang generator. Buti na lang at may stock ako ng gasolina. Inilawan ako ni Ada habang pinapagana ko ang generator. At wala pang ilang minuto ay gumana na ito. Bumalik kami sa loob at binuksan ang ilaw. Nagtawanan pa kami nang makita ang hitsura namin dahil para kami mga basang sisiw. Paano yan? Basang-basa na tayo. Lalo ka na. Tila namang problema ang sabi nito. May mga damit naman ako sa itaas. Pwede mo munang ipamalit ang t-shirt ko. Inaya ko siya sa taas kung nasaan ang kwarto ko. Ibinigay ko sa kanya ang isang t-shirt na 2 beses ko palang nasuot at isang bagong boxer shorts. Agad naman siyang pumasok sa banyo para magpalit. Ako naman ay nagpalit na rin.
Halos malaglag ang pangako nang lumabas siya ng banyo na suot ang t-shirt ko na nagmukhang bestida sa kanya. May bumangong init sa loob ng katawan at may parte ng katawan ko ang nabuhay. Napalunok ako. Hindi talaga kasya sa akin ang boxer shorts mo. Bumaba. Okay na sa akin tong t-shirt mo. Mahaba naman. Aniya at inabot sa akin ang boxer shorts. Tumikim naman ako at kinuha ang boxer shorts at ibinalik sa drawer. Nag-aya na rin siyang bumaba dahil nagugutom na raw siya. Kaya magkahawak kamay kaming bumaba. Pinagsaluhan namin ang pagkain at tinake out namin sa restaurant sa mall. Grabe, ang lakas talaga ng ulan. Baka bukas na siguro ito titigil. Komento ni Ada habang nakasilip sa bintana sa may kusina. Habang hinihintay niya akong matapos sa paghuhugas ng mga pinagkainan namin. Bakit? Natatakot ka ba kapag malakas ang ulan? Nakangiting tanong ko sa kanya at nagpunas ng kamay. Hindi naman. Masarap nga matulog kapag umuulan. Aniya at niyakap pa ang sarili na tila nilalamig. Niyakap po siya sa likuran. Naramdaman ko naman ang pagpitlag niya sa gulat. Masarap talaga matulog kapag umuulan, lalo na kapag may katabi ka. Anas ko sa tenga niya, sabay halik sa pisngi niya at sumubsob sa leeg niya. Gustong gusto ko kasi ang amoy niya. Amoy pulbos ng sanggol. Ang sarap samyuhin. Talaga? Marami naman sigurong unan sa katabing kwarto mo, no? Masarap kayakap ang unan kapag umuulan. Aray ko, mas gusto pa niyang kayakap ang unan kaysa sa akin. Hinigpitan ko pa ang yakap ko sa kanya pero sa paraang hindi siya maiipit. Paano naman ako? Ano naman ang yayakapin ko mamaya? Naglalambing na tanong ko. Baka sakal magpresenta siya na siya na lang ang yakapin ko mamaya pagtulog. Idi, yung unan din. May apat na unan sa kwarto mo na nakita ko. Sagot ni Ada. Napakamot na lang ako sa ulo. Ayoko naman siyang pilitin dahil baka matakot lang siya. Pagkatapos ng lambingan namin ay nag-aaya na siyang matulog dahil inaantok na raw siya. Tiyanay ko naman ang generator at pinatay ang mga ilaw sa baba at sabay na kaming umakyat sa taas. Nag-goodnight kiss pa siya sa akin bago pumasok sa katabing kwarto. Ako naman ay lulugulugong pumasok sa kwarto ko. Mukhang mahihirapan akong matulog ngayong gabi. Pabiling-biling ako sa kama at hindi makatulog. Init na init ang pakiramdam ko. Samantalang malamig naman dahil malakas ang buga ng aircon. Idagdag pa ang malakas na ulan sa labas. Pasado alas 12 na ng gabi ay gising na gising pa rin ang diwa ko. Pati na rin ang bagay na nasa pagitan ng hita ko. Napabalikwas ako ng bangon at marahas na hinilamos ang palad sa mukha. Tumingin ako sa pader. Sa kabilang kwarto ko nasaan ang babaeng gabing-gabing nagpapainit sa malamig kong gabi. Ang asawa kong malamang ay mahimbing na ang tulog ngayon, kapiling ang mga unan. Napamura siya. Hindi ko na kaya. Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Tinungo ko ang kabilang kwarto at pinihit ang doorknob. Hindi ito nakalak. Tahimik kong binuksan ang pintuan at dahan-dahang pumasok. Napalunok ako nang makita ko ang figura niya sa tulong ng malamlam na liwanag galing sa lampshade. Lumapit ako sa kanya at maingat na umupo sa gilid ng kama. Mahimbing ang tulog niya at bahagya pang nakaawang ang bibig. Ang kumot niya ay hanggang leeg at nakasabog ang mahabang alon-alon niyang buhok sa unan. Kaysara pagmasda ng maamon niyang mukha, ang pilik niyang mahahaba na parang sa manika at ang mga mata niyang kapag nakadilat ay parang laging iiyak. Ang matangos niyang ilong na kaysarap haplusin. Ang mapupula niyang labi na nakakatuksong lamukosin lagi ng halik. Napalunok ako at ang katawan naman niya na nababalutan ng kumot ang pinasadahan ko ng tingin. Dahan-dahan kong hinila ang kumot pababa sa katawan niya hanggang sa hita niya. Suot-suot niya ang t-shirt kong nagmistula ng bestida na umabot lang hanggang kalahati ng makikinis niyang hita. Bahagya pa siyang gumalaw kaya nalilis pataas ang damit. Lumantad ang puting panty na suot niya na ako pa ang bumili. Muli akong napalunok, kasabay na mabibigat kong paghinga. Ang lakas ng pintig ng puso ko na parabang nasa isang akong giyera. Mas lalong nagwala ang halimaw sa pagitan ng hita ko.
mahina akong napamura. Itinukod ko ang kamay sa magkabilang gilid niya at yumuko para dampian ang halik ang nakaawang na labi niya. Ang bango ng hininga niya, magaan kong nilapat ang labi sa labi niya. "I'm sorry, Ada, pero hindi ko na talaga kaya." Bulong ng isipan ko. Bahagya akong lumayo nang maramdaman kong naaalimpungatan siya, hanggang sa dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. "Tristan, anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba?" Inaantok at nauutal na tanong niya at nang lalaki pa ang mga mata. Hindi niya magawang bumangon dahil nakaharang ang katawan ko. "Yeah, I need you, sweetheart." Halos pabulong kong sabi sa kanya. "Ha?" Muli siyang napamura. "I'm sorry, Ada. Hindi ko na kaya. I want you." Anas ko sabay si ilang halik sa labi niya. Nakulong ang protesta niya sa loob ng bibig ko. Kinuha ko ang kamay niyang nanlalaban at tinaas sa ulo na niya. Hindi nagtagal ay naramdaman kong tumutugo na rin siya sa halik ko. Kaya ang mapusok kong halik ay naging banayad. Nilalasap ko ang kalambutan ng labi niya at ang tamis ng laway niya. Binatawan ko na rin ang kamay niya at nagmistulang humahaplo sa katawan niya. Ang kamay niyang binitawan ko ay nakahawak na ngayon sa balikat ko. Ang halik ko ay muling naging mapusok na tinugo naman niya na mapusok ding haparaan. Naging magaslaw na rin ang mga kamay ko mula sa paghaplo sa braso niya at dumako naman ang kamay ko sa hita niya. Pinaghiwalay ko gamit ng tuhod ang mga hita niya at idiniin ang sarili ko sa kanya na ikinasinghap ni Ada. "Tristan," usal niya sa pangalan ko. Habol niya ang hininga dahil sa katatapos lang na mainit naming halik. Mamasa-masa pa ang mga labi niya. "Patawarin mo ako, Ada, pero hindi ko na talaga kaya. Gustong-gusto na kitang angkinin at baka ikababaliw ko kapag hindi mo pa ako pinahintulutan." Hinawakan niya ang mukha ko at tumitik sa akin ang mapupungay niya mga mata. "Angkinin mo ako, Tristan." Aniya sa mahinang boses pero malinaw kong narinig at tila inaakit ako at hinihigop ang natitira kong pagtitimpi sa kanya. Sa sinabing iyon ni Ada, muli ko siyang sinunggaban ng halik. Punong-puno ng pananabik, hinubad ko ang t-shirt ko. Hinagis na lang sa kung saan-saan. Bumaba ang sabi kong labis sa panganiya at lieg at doon ko siya pinapak ng halik. Marahan ko pang kinagat ang sensitibong balat niya at dinilaan iyon. "Tristan," daing niya nang muli ko na naman siyang kagatin. Nagangat ako ng mukha at hinalikan siya. "Sorry, na-excite lang ako." Ngumiti siya at kumagat labi habang ang malambot at mainit niyang kamay ay humahaplo sa balikat at dibdib ko. Napapikit naman ako at hinayaan lang siya. Ang sarap sa balat at pakiramdam na mainit niyang haplos. Bumaba pa ang kamay niya sa tiyan ko at tila dinadama ang mauumbo kong kalamnan doon. Sa haplos pa lang niya, parang mababaliw na ako. "Let me take off your shirt, sweetheart." Hinging paumanhin ko sa kanya. Kagatlabing tumango naman siya. Nanginginig ang kamay kong hinawakan ang dulo ng damit niya at dahang-dahang itinaas pahubad. Napalunok ako nang tumambad sa akin ang malulusog niyang suso na natatakpan pa ng bra. Namumula ang mukha niya. Inabot ko naman ang hook ng bra niya sa likod at kinalas ito at dahan-dahang inalis pahubad. Ngayon ay malaya ko nang nakikita ang matayog at malusog niyang dibdib. Nakakatakam ang kulay light brown niyang dibdib. Dahil sa hiya niya ay tinakpan niya ng braso ang mga ito. Agad ko naman itong kinalas. "Don't. You're so beautiful, Ada. At akin ka lang." Anas ko at muli siyang hinalikan. Habang ang kamay ko ay dumadako sa dibdib niya. At mabini itong hinahaplos at pinipisil-pisil. Umarko naman ang katawan niya. Bumaba ang halik ko sa liig niya. Balikat hanggang sa puno ng mga dibdib niya. Tinaniman ko ito ng basang halik na may kasamang dila habang ang mga kamay ko ay panay ang pisil doon. Ang mga daliri ko ay nilalaro ang utong niya at bahagyang pinipisil. Init na ang pakiramdam ko. Nakadagdag pa ang init ng mga munting ungol niya. Nagangat ako ng tingin sa mukha niya.
Kagat-kagat niya ang labi habang napapapikit siya. Ang mga kamay niya ay nasa ulo ko at sinusuklay ang buhok ko. Halatang nagugustuhan niya ang ginagawa ko, kaya mas pinagbutihan ko pa. Dinilaan ko ang laman ng suso niya, paikot paakyat sa utong niya, at nilaro ito ng dila, habang ang isang kamay ko naman ay nagpapakasasa sa isa. "Tristan," daing niya sabay sa bunot sa buhok ko. Tinignan ko siya. Nagtama ang mata namin. Bahagya kong kinagat ang utong niya, sabay sipsip at dila ulit. Napaungol siya at napaarko ang katawan. "Tristan, you like it?" Tumango naman siya. "Ang sarap." Napangiti naman ako sa sinabi niya at yung kabila naman ang pinagpala ko ng bibig ko. At bumaba ang kamay ko sa pagitan ng hita niya at sinapo ang pagkababae niyang natatakpan ng underwear niya. Marahan kong hinaplos ang ibabaw nito at tinudyo-tudyo ng daliri. Panay naman ang arko ng likod niya, pati ang balakang niya. Ay gumagalaw na rin na parang hinahabol ang kamay ko kapag nalalayo. "Tristan," ungol niya sa pangalan ko. Hinawakan ko ang mukha muli niya at muling sinunggaban ng halik na tinugo naman niya, habang ang kamay ko ay pinag-iigihan ang paghaplos sa pagkababae niya. Hinawi ko pa ang panty niya sa gilid at sinalat ng daliri ang pagkababae niya. Hindi na rin mapakali ang mga hita niya. Mas pinaghiwalay ko pa ang mga ito gamit ang mga hita ko. Muli ay binanggit niya ang aking pangalan. Pagkatapos ng nakakadarang na pinarana sa akin ni Tristan, ay may kasunod pa pala. Ngayon ay nasa pagitan na siya ng mga hita ko. Nakakahiyaman dahil halos kainin na niya ang pagkababae ko at nagugustuhan ko naman dahil sobrang sarap sa pakiramdam. Kung kanina ay masarap na ang ginagawa niya, ay mas masarap pa ngayon. Nakakabaliw. Hindi ko ito inaasahan na aabot kami sa ganito. Pero ano nga ba ang dapat kong asahan? Mag-asawa kami ni Tristan. Normal lang na gawin naming mag-asawa ito. Gusto ko nang ipagdikit ang mga hita ko dahil sa kiliti at sarap na ginagawa ng dila at bibig niya. Pero madali lang niya itong pinaghihiwalay. Ano bang laban ko sa malalaki at malalakas niya mga braso? Itinukod ko ang mga siko sa kama para tingnan ang ginagawa niya. Ngayon ay mas kitang-kita ko ang ginagawa ni Tristan. Tinutula ko paalis ang ulo niya pero mas lalo lang niyang sinusubsob at mas binuka ang mga hita ko. Wala na akong nagawa kundi ang mapaungol na lang at tanggapin ang ginagawa niya. Ibinagsak ko ang katawan sa kama habang habol ang aking hininga. Naramdaman ko ang halik na ginawad niya sa katawan ko, pataas hanggang sa magpantay na ang mukha namin. Tinaniman niya ng halik ang mukha ko. "You taste so good, sweetheart," anas niya at siniila ko ng halik. Walang pangingiming tunugon ko iyon, kahit pa nalalasahan ko ang sarili sa bibig niya. Sa gitna ng halika namin ay may naramdaman akong mainit at matigas na bagay na dumudunggol sa hita ko. Bumitaw ako ng halik sa kanya at tiningnan ang ibaba namin. Napasinghap ako at nalaki ang mata nang makita kong wala na siyang suot na pangibaba at sa tulong ng liwanag galing sa lampshade ay kitang-kita ko ang naguhumindig niyang pagkalalaki na bumubundol sa hita ko. Kahit na hindi pa ako nakakakita ng ari ng lalaki, ay alam kong hindi biro ang sukat ng kanya. Napalunok ako at nag-angat ng tingin habang siya ay nakasubsob sa leeg ko at tinataniman ako ng basang halik. "Diyos ko po, ang laki ng ari ng asawa ko. Good luck na lang sa akin at sana makalakad pa ako bukas." Muli niya akong siniil ng halik sa labi. Magaslaw ang galaw ng labi niya. Ginagaya ko naman ito. Nariyang ipapasok niya ang dila sa loob ng bibig ko at tutudyuhin ang dila ko. Naalala ko noong unang beses na hinalikan niya ako. Wala pa akong kaalam-alam noon. Pero dahil sa palagian na niya akong hinahalikan, ay unti-unti na rin akong natututong tumugon. Siya ang unang karanasan ko sa lahat na nararapat lang naman na sa kanya ko unang maranasan dahil asawa ko siya. Napasinghap ako nang may bumundol na matigas na bagay sa pagkababae ko. Napatitig ako sa kanya. Bumundol din ang kaba sa dibdib ko. "Tristan," nauutal na sambit ko sa pangalan niya.
Natatakot ka ba? Malambing na tanong ni Tristan habang hinahaplos ang buhok ko. Napalunok naman ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko bang oo o hindi. Baka masakit. Tanging nasambit ko sa kanya. Sa umpisa lang masakit pero mawawala din. Promise, titigil ako kapag nakita kong hindi mo kaya. Pagtitiyak ni Tristan. Kagatlabing tumango naman ako. Hinalikan naman niya ako sa tungki ng ilong at bahagya siyang gumalaw. Daramdaman kong humagod ang matigas na pagkalalaki niya sa pagkababae ko. Pwede mo akong kagatin, sa bunutan o kahit ano kung nasasaktan ka, okay? Bilin niya sa akin. Tumango naman ako at humugot ng malalim na hininga. Kumapit ako sa mga braso niyang na maramdaman kong idinidiin niya na ang pagkalalaki niya sa bukana ko. Napakagatlabi ako ng may gumuhit na kirot na nasundan pa ng matinding kirot. Kaya mo pa ba? Nag-aalala lang tanong niya sa akin. Baka sa mukha niya ang hirap siyang pasukin ako. Butil na rin ang pawis niya sa noo. Ramdam ko pa rin ang kirot na parang hinihiwa ang pagkatao ko. Pero ayoko namang tumigil siya. Tuluyan na ako napaiyak, hindi sa sakit kundi sa sarap. Habang siya ay panay ang ungol, mura at tawag sa pangalan ko. Nakakakilabot na ungol niya. Kasabay noon ang pagdiin niya ng pagkalalaki niya sa loob ko. Kasunod ang mainit na bagay na ipinunla niya sa loob ko. Pinagdikit niya ang mga noo namin habang marahan pa niyang muli ang paggalaw. Binitawan niya ang mga hita ko at dumapa sa ibabaw ko. Damang-dama ko ang bigat niya dahil malaking tao siya. Pero hindi ko yun alintana. Dahil sa katatapos lang na ligayang natamasa ko. Kapwa kami habol ang hininga. Nakasubsob siya sa leeg ko. Sinusuklay ko ang mamasa-masa niyang buhok dahil sa sobrang pawis. Nakatitik lang ako sa puting kisame. Narinig ko pa ang malakas na ulan at hampas na hangin sa labas. Naramdaman ko ang hilalaki niyang masuyong minamasahi ang gilid ng baywang ko. Ramdam kong kising pa rin siya pero walang nagsasalita sa amin hanggang sa lamunin ulit ako ng antok. Daalimpungatan ako sa ingay na lagabog na parang may nalaglag. Dinilat ko ang mata. Nasilaw pa ako sa sinag ng araw na tumatago sa blinds ng salaming bintana. Mukhang tumigil na ang ulan kaninang madaling araw. Nagpalingalinga ako. Kumalabog ang dibdib ko nang makitang wala sa tabi ko ang asawa ko. Ada, tawag ko sa pangalan niya. Tuluyan na akong nagising. Tristan! Ouch! Narinig kong daing niya. Bumalikwas ako ng bangon. Sa sahig ko siya nakita at nakasalampak habang sapo ng isang kamay ang ibabang puson at kip-kip ng isang kamay ang kumot na nakabalot sa katawan niya. What happened? Natatarantang tanong ko at dinaluhan siya. Napaawang ang labi niyang pinasadahan ako ng tingin at nagtagal ang mata niya sa ibabang bahagi ko, kasabay ng pamumula ng pisngi niya. Lihim naman akong napangisi. Wala kasi akong suot na kahit na ano. Tumikim naman ako. Ano nangyari sa'yo? Pag-agaw ko sa atensyon niya. Nag-angat naman siya ng tingin sa'kin. Ano kasi? Ang sakit ng ari ko. Hindi ako makatayo na maayos. Nahihiyang sabi niya. Nakuha ko naman ang ibig niyang sabihin. Normal lang naman na sumakit at mahirapan siyang tumayo dahil inangkin ko siya kagabi. Labis-labis ang sayang na dama ko magpasa hanggang ngayon dahil sa wakas naangkin ko na siya ng tuluyan. Bonus na lang ang birhen niya. Tumawa naman ako. Ngumuso naman siya. Huwag mo na akong tawanan, masakit na nga eh. Apilin niya. Kinagat ko naman ang labi ko para pigilan ang pagngiti. Sorry sweetheart, masaya lang ako. Halata nga, mahinang usal niya na narinig ko naman. Muli akong tumikim. Bakit ka ba kasi bumangon? Malambing na tanong ko. Eh kasi naiihina ako. Okay, tutulungan kita. Walang ano-ano ay hinablot ko ang kumot sa katawan niya at hinagis sabay buhat sa kanya. Mabilis naman niyang pinag-cross ang mga braso sa dibdib ko. Uy, yung kumot! Di mo na kailangan yan, natatawang sabi ko. Pero, nahihiya ka pa ba sa akin? Namula naman ang mukha niya. Hinalikan ko naman siya sa sentido.
hindi mo na kailangang mahiya. Nakita ko na ang lahat sa'yo. Nahawakan, nahalikan at nadilaan. At higit sa lahat, asawa mo ako, Ada. Kaya hindi mo na kailangang mahiya. Gaya ko, hindi na ako nahihiya sa'yo. Kumagat-labi naman siya ng ilang sandali. Oo na, dalhin mo na ako sa banyo. Ihing-ihi na ako. Natawa akong muli. Ito ang isa ko pang gusto sa kanya. Madali siyang kausap. Yes, boss. Boss ka dyan. Mas mukha ka pang ang boss kaysa sa akin. Pero sa ating dalawa, Ada, ikaw ang boss. Ako ang alipin mo'y kahit hindi batid. Pakantang sabi ko sa kanya. Tumawa naman siya. Ang corny mo talaga, Tristan. Corny ba? Sorry naman. Sinusubukan ko lang maging romantic sa asawa ko. Nakangising sabi ko. Pasalamat ka na lang at guwapo ka. Natatawang sabi niya. Napakagatlabi naman ako. Heto na naman at kinikilig ako. Gupong-gupo ka ba talaga sa akin, no? Oo na po. Noong una pa lang kitang nakita. Kaya, dali mo na ako sa banyo. Ihing-ihi na talaga ako. Kinawag-kawag pa niya ang dalawang binti niya. Natawa naman ako at mabilis siyang pinasok sa banyo. Dahan-dahan ko siyang nilapag sa tapat ng bowl. Humawak naman siya sa akin na mahigpit at naninimbang paupo sa bowl. Napahugot naman ako ng malalim na hininga. Nang mas malaya kong mabistayan ang hubad niyang katawan. Nag-init na naman ako at nagre-react ulit ang pagkalalaki ko. Mabuti na lang at hindi niya iyon napapansin. Okay na ako, kaya ko na. Aniya nang makaupo na siya. Sige na, ihi ka na. Kunot noong tumingala siya sa akin. Labas ka na. Hindi, ayos lang. Para maalalayan kita agad pagtayo. Baka kailangan mo pa ng tulong paghugas. Namula naman ang mukha niya. Hindi na, kaya ko na. Lumabas ka na lang. Hindi kasi ako makaihi kapag may nanonood. Fine, sa labas na lang ako maghihintay. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka, ha? Bilin ko sa kanya. Tumango naman siya. Nilisan ko naman ang banyo pero hindi ko agad sinagad pasara ang pintuan para marinig ko kung may kailangan siya. Dinampot ko na lang ang mga nakakalat naming damit. Sinuot ko na rin ang boxer shorts na hinubad ko kagabi. Isang sigaw ang narinig ko. Mabilis kong hinagis ang damit sa kama at pumasok sa banyo. Ada, ano nangyari? Nag-aalala ang tanong ko. Nakaupo pa rin siya sa bowl. Kagat-kagat ang labi at halos hindi na mapinta ang mukha nito. Ang sakit! Mangiyak-ngiyak na sabi niya. Natataranta nag-squat ako sa harapan niya. Nahihirapan kang umihi? Nag-aalala ang tanong ko. Pinahid ko ng daliri ang gilid ng mata niyang may butil ng luha. Lihim ko pang minura ang sarili ko dahil kasalanan ko kung bakit siya nasasaktan ngayon. Tumango naman siya. Masakit kapag umiihi, mahapde. Kinuha ko ang shower hose at in-adjust ang temperatura ng tubig. Nang maramdaman kong katamtama na ang init, ay lumapit ako sa kanya at muling umisquat. Anong gagawin mo? Nagtatakang tanong niya. Makakatulong ang maligamgam na tubig para maibsan kahit papaano ang hapde. Buka ka ng kaunti. Humugot naman siya ng malalim na hininga at bumuka ng kaunti. Tinapat ko ang showerhead sa pagkababae niya at dahan-dahan binuksan ito. Napasinghap naman siya nang tumama ang malinggamgam na tubig. Ouch! Daing niya. Mainit ba ang tubig? Umiling siya. Hindi naman masyado. Sakto lang. Tumango naman ako. Sabayan mo na rin ang ihi. Suhestyon ko sa kanya. Kumagat-labi naman siya at napakapit sa palikat ko. Mukhang nawala na ang hiya niya sa akin kanina. Bumuntong hininga siya. Nakita ko naman na medyo kumalma na ang mukha niya, pero pawisan pa rin. Pinunasan ko ito ng kamay. Nakaihi ka na ba? Tumango siya. Hindi na siya masyadong mahapdi. Nakahinga naman ako ng maluwag at pinatay na ang shower. Maliligo na rin sana ako. Pwede ka munang lumabas. Wika niya. No problem. Sabayan na lang kitang maligo. Sabi ko. Namula naman ang mukha niya. Bakas ang pagkataranta. Mauna ka na lang kaya, mamaya na lang ako. Bumuntong hininga ako at tiningnan siya. Nahihiya ka na naman. Kumagat-labi siya. Sabay na lang tayo para maalalayan kita. Final na sabi ko. Wala na siyang nagawa kundi ngumuso na lang habang namumula ang mukha.
napangisin na lang ako. Sabay na nga kaming naligo sa loob ng shower cubicle. Ako na ang nagsasabon ng katawan niya. Halatang naiilang siya pero hindi naman nagprotesta. Habang ako ay lintik ang pagpipigil sa sarili. Hindi ko pa siya pwedeng angkinin dahil masakit pa ang pagkababae niya. Nang matapos kami ay lumabas ako para kumuha ng dalawang tuwalya. Ako na rin ang nagpunas ng basang katawan niya at buhok saka ibinalot ang isa sa katawan niya. Tinapis ko naman ang isa sa ibabang katawan ko. Sandali lang, kukunin ko lang ang damit mo sa laundry area. Siguradong tuyo na yun. Paalam ko sa kanya at lumabas ng kwarto. Dali-dali akong bumaba ng hagdanan na nakatapis lang ng tuwalya at dumiretso sa laundry sa gawing likod ng kusina. Kinuha ko ang bestida niyang nakahanger, pati na rin ang andes niya. Tuyo na ang mga ito. Mabilis din akong bumalik ng kwarto at tinulungan na rin siyang magbihis. Nang matapos ay ako naman ang bumalik sa kwarto ko para magbihis na rin. Pagbalik ko ng kwarto ay wala na siya. Sumilip ako sa baba. Nandoon na pala siya at kabababa lang. Halatang hirap sa paglalakad. Dali-dali akong bumaba ng hagdanan. Lumingon siya sa akin na marinig ang mga yabag ko. Ayos ka lang? Kaya mo bang maglakad? Nag-aalala ang tanong ko. Tumango naman siya sabay ngiwi. Kaya ko naman, dahan-dahan lang. Alalayan na lang kita. Tinix ko na si Manang Sol na pauwi na tayo. Informa ko sa kanya. Tumango naman siya. Chine ko muna ang lahat sa bahay at nilak ang mga pintuan at bintana. Inalalayan ko na lang siyang maglakad. Gusto ko siyang buhatin pero ayaw naman niya. Napailing na lang ako at napapangiti. Oh, ano nangyari sa'yo, Ada, at paika-ika kang maglakad? Kunot noong tanong ni Manang Sol. Baka sa kanyang mukha ang pag-alala. Eksaktong alas 8 kami nakarating sa bahay. Namula naman ang mukha ni Ada sa tinanong ni Manang Sol. Kinagat ko naman ang labi para pigilan ang ngiti. Tumingin naman siya sa akin bago kay Manang. Ano po kasi, Manang? Natipalik ho kasi siya nung papasok na kami sa bahay. Nagmamadali ho kasi kami dahil malakas ang ulan. Salo ko sa sasabihin niya. Tumingin naman siya sa akin at pangiwing ngumiti. Ah, ganun ba? Teka, nahilot na ba yan? Tanong ni Manang Sol at sinuri pa ang mga binti ni Ada. Mukhang naniniwala naman siya sa sinabi ko. Nahilot ko na yan, Manang. Huwag na ho kayo mag-alala. Sabi ko. Tumingin naman sa akin si Manang at nagkibit balikat. Nagluto na ako. Mag-almusal na muna kayo. Alok niya sa amin. Sige po, Manang. Susunod na kami. Tiningnan ko naman si Ada na namumula pa rin ang mukha. Tumingin siya sa akin at inirapan ako. Tumawa naman ako. Ginantihan naman niya ako ng kurot sa braso. Ada, aalis ako. Gusto mo bang sumama? Nilingon ko si Tristan na nakapamulsang lumapit sa akin. Abala kasi ako sa pag-aayos ng mga gamit ko na ilalagay dito sa kwarto niya. Pinalipat na kasi niya ako dito. Pumayag na rin naman ako dahil mag-asawa naman kami. Saan ka pupunta? Tanong ko naman sa kanya. Umupo siya sa tabi ko. Sa bayan, kukunin ko lang yung in-order na abuno. Nanlaki ang mata ko nang sabihin niyang sa bayan siya pupunta. Sama ko! Excited na sabi ko. Gusto ko kasing makita sila Tina at Christy. Namimiss ko na sila. Natawa naman siya. Magbihis ka na. Iwan mo muna yan. Tutulungan na lang kita mamaya mag-ayos. Tumayo na ako sa kama at bumaba. Humugot ako ng matinong damit sa closet at sa banyo na nagbihis. Isang simpleng t-shirt at jogging pants lang naman yun na si Tristan din ang bumili. Lahat naman ng gamit ko, ultimo napkin at panty liner, ay siya ang bumibili. At hindi ko na daw kailangan mahiya dahil tungkulin niya yun bilang asawa ko. Ang ibigay ang lahat ng pangangailangan ko. Nang matapos ako magbihis ay magkahawak kamay kaming bumaba ng hagdanan. Nagpaalam muna kami kay Manang Sol.
Tristan, pwedeng dumaan muna tayo sa prutasan sa bungad mamaya. Request ko sa kanya na nasa gitna na kami ng biyahe. Bakit? May gusto ka bang bilhin? Nakangiting tanong niya at sinulyapan ako. Wala, gusto ko lang kumustahin ang mga kaibigan ko. Doon kasi ako nagtatrabaho bago ako ibenta nila Tiyang at Tiyong. May pait sa huli kong sinabi. Pagamat magdadalawang buwan na ang pangyayaring yun, ay sariwa pa rin sa isipan at puso ko. Para iyong isang bangungot. Alam ko. Ha? Ang sabi ko, alam ko na doon ka nagtatrabaho dati. Aniya, napaawang naman ang labi ko. Paano mo nalaman? Sumulyap ulit siya sa akin. Palagi kitang nakikita kapag napapadaan ako doon. Doon din ako laging bumibili ng prutas. Talaga? Nabentahan na ba kita? Curious kong tanong. Hindi ko kasi matandaan kung nabentahan ko ba siya. Isang beses lang at mukhang hindi mo pa natatandaan. May himig tampong sabi niya. Napangiwi naman ako parang kasalanan ko patuloy. Pasensya na ha, sa dami kasi ng nagiging customer namin, hindi ko na talaga natatandaan minsan. Ayos lang, sapat na sa akin na makita ka lang. Aniya at kinuha pa ang kamay ko, sabay kintal ng halik sa likod. Nag-init naman ang pisngi ko. Kinagat ko ang loob ng pisngi ko. Bakit naman gusto mo akong makita nun? Nauutal kong tanong. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong crush na kita nung unang beses pa lang kitang nakita sa prutasan? Kaya lagi akong dumadaan sa prutasan nyo para bumili ng kahit na anong prutas. Para makita ka lang. Sagot niya at muling dinala ang kamay ko sa labi niya at pinupog ng halik. Sumulya pa siya sa akin at ngumiti. Para natuloy sinusunog ang mukha ko sa init. Ganitong-ganito din ang nararamdaman ko nang angkinin niya ako. Isabay pa ang malakas na kalabog ng dibdib ko. Magkakasakit na yata ako sa puso. Siya nga pala, gusto mo na bang mag-enroll next week? Sasamahan kita. Napalingon ako sa kanya. Talaga? Pwede na ako mag-enroll? Mag-aaral na ako? Hindi makapaniwalang sunod-sunod kong tanong. Bumangon ang hindi matawarang pananabik sa puso ko. Opo, mag-aaral ka na, kahit saang eskwelahan pa. Nakangiting sabi niya. Napakagatlabi naman ako, parang gusto kong umiyak sa tuwa. At sa tuwa ko nga ay niyakap ko siya. Salamat Tristan. Naluluhang sabi ko, sa wakas ay makakapag-aral na ulit ako. Naramdaman ko naman ang isang braso niyang yumakap sa akin. Hinalikan niya pa ako sa tuktok ng ulo ko. Anything for you, my wife. Anas niya. Nang makarating kami sa malaking tindahan ng mga iba't ibang uri ng pananim, mga buto at abuno, ay biniro pa kami ng may-ari nito dahil pinakilala ako ni Tristan na asawa. Pulang-pula na naman panigurado ang mukha ko. Naiisip ko tuloy kung ano ang magiging reaksyon nila Tina at Christy kapag nalamang may asawa na ako. Siguradong magugulat sila, lalo na kapag nakilala nila si Tristan na customer namin ang asawa ko. Nang mailagay na ang mga abono sa likuran ng sasakyan, ay saka lang kami nakaalis. Nai-excite na akong makita ang dalawa. Natatanaw ko na ang tindahan. Tumingin sa akin si Tristan at ngumiti. Ngunitian ko din siya. Huminto kami sa tapat ng tindahan. Mangilan-ngilan pa lang ang bumibili dahil patanghali na. Kapag umaga kasi ay mas marami ang bumibili dahil maaga kung mamalengke ang mga tao. Nakita ko namang papalapit si Christy na nakatikwas pa ang kamay. Si Tina kasi ay may binibintahang customer. Binaba ni Tristan ang salaming bintana. Sir Pogi, ano pong ating ngayon? Magiliw na tanong ni Christy ng ngiti-ngiti. Hindi sumagot si Tristan at lumingon sa akin. Nagawi din ang tingin sa akin ni Christy at nanlaki ang mga mata. OMG Ada, ikaw ba yan? Langya ka, saan ka ba galing bakla? At anong ginagawa mo dyan? Dahil sa pag-hysterical niyang sabi, ay nakita kong napalingon ang ilang taong malapit, lalo na si Tina. Martina, nandito si Ada! Tawag niya kay Tina at tinuro pa ako. Napakagatlabi naman ako. Kita ko ang mukha niya ang pagkasabik na makita ako. Tumingin ako kay Tristan at nagpaalam bumaba. Tumango naman siya at tinanggal ang seatbelt. Tinanggal din niya ang sakin.
binuksan ko ang pintuan ng sasakyan at bumaba. Umikot ako at lumapit kay Christy. Agad niya akong niyakap. Oo nga, ikaw nga Ada. Ulang hiya ka. Saan ka ba galing? Bulalas ni Tina na agad lumapit sa akin at niyakap na rin ako. Mabuti na lang at wala nang bumibili. Naiiyak na niyakap ko sila. Sobrang miss ko na sila. Para ko na silang mga kapatid. Saan ka ba galing bakla? Ang tagal mong nawala. Bigla-bigla ka nalang hindi pumasok at walang paramdam. Pasitang sabi ni Christy na panay naman ang haplo sa buhok ko. Ano ka ba? Di ba sinabi ko na sa'yo kung ano ang nangyari sa kanya? Uwi ka naman ni Tina kay Christy. Oo nga pero syempre gusto kong marinig ang side niya. Lalo na at nakita natin siya ngayon nakasama si Sir Pogi. At nag-init ang pisngi ko sa sinabi ni Christy. Pero natuon ang atensyon ko sa sinabi ni Tina. Binalingan ko siya. Alam mo na ang nangyari sa akin? Tanong ko sa kanya. Tipid siyang ngumiti at nakihaplos na rin sa buhok ko. Oo, kalat na doon sa lugar natin. Mga walang hiya talaga yung mga hayop yung tiyahin at tiyuhin mo. Di pa sila nakontento sa pag-alila sa'yo? Binenta ka pa? Nahimigan ko ang hinanakit sa boses niya. Nakaramdam ako ng hiya dahil nalaman pa nila sa iba ang nangyari sa akin. Ang dami nilang sinabi sa akin. Gaya ng hinahanap din ako ng lola ko sa bahay at nag-aalala din sa pagkawala ko. Napakagatlabi naman ako. Sasabihin ko kay Trista na dadalawin ko si Lola mamaya. Lumabas si Kaminda at nagulat na makita ako. Tinawag niya ako. Napalunok ako. Baka papagalitan niya ako. Lumingon ako kay Trista na nakatayo sa tabi ng pintuan. Tinanguan niya naman ako. Lumapit naman ako kay Kaminda. Nagulat ako nang yakapin din niya ako. Alam din pala niya ang nangyari sa akin at sobrang nag-alala din daw siya sa akin. Gusto man daw niya akong ipahanap ay hindi naman daw niya alam kung saan magsisimula. Nabalitaan na lang daw niya na sumama ako sa isang lalaki na nagligtas sa akin. Si Tristan ang tinutukoy niya. Pinakilala ko siya kay Tristan, pati na rin kina Tina at Christy. At tama nga ako na nakilala nila siya at nagulat sila nang malamang asawa ko na siya. Pinaliwanag ko naman sa kanila ang lahat at naiintindihan naman nila. O diba, tama ang sinabi ko sa'yo. Makakawala ka lang sa poder ng tiyahin at tiyuhin mo kapag nag-asawa ka na. At mukhang big time pa ang asawa mo ha. Ang gwapo at macho pa. Hindi ka lugi bakla. Wika ni Tina na pinasadahan pa ng tingin si Tristan. Nag-init naman ang pisngi ko sa sinabi ni Tina. Yun nga lang, paano naman si Kuya Manuel? Sobrang nag-alala din yun sa'yo. Hinahanap ka rin nun kung saan-saan. Sabat naman na sabi ni Christy. Oo nga pala si Kuya Manuel na manliligaw at kaibigan ko. Nag-alala din pala siya sa'kin. And speaking of Kuya Manuel, ayan na siya oh, ang bilis makatunog. Nag-angat ako ng tingin. Nakita ko si Kuya Manuel sa kabilang kalsada at tumawid patakbo siyang lumapit sa amin. Ada, totoo nga nandito ka. Sabi niya at pumasok sa tindahan, sabay yakap sa akin na mahigpit. Nahigit ko naman ang aking hininga. Hinawakan ko na lang ang tagiliran niya. Halatang nagulat naman sila Christy at Tina at siguradong nakatingin din sa amin si Kaminda na nasa pahingahan pa niya. Pero ang kinabahala ko ay ang paglapit ni Tristan na madilim ang mukha nito. Nagagalawan din ang panganiya. Ganito din ang hitsura ng sagipin niya ako sa mga kamay ni Kaamado. Tinapik-tapik ko sa balikat si Kuya Manuel para pakawalan na niya ako. Pero mas hinigpitan pa niya ang yakap sa akin. Sobrang nag-alala ako sa iyo. Alam mo ba? Anas niya sa tenga ko. Kuya Manuel. Pare, baka gusto mong bitawan ang asawa ko. Wika ni Tristan at tinawakan sa balikat si Kuya Manuel at isang hila lang niya ay natangay na niya ito. Muntik pang mapasadsad si Kuya Manuel sa mga prutas na nasa likod niya. Sa laking tao ni Tristan ay kayang-kaya niyang ihagis si Kuya Manuel. Malaki ang agwat at pagkakaiba ng katawan nila. Di hamak na mas matangkad si Tristan at mas malaki ang katawan. Pumiksi naman si Kuya Manuel sa hawak ni Tristan. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at sinamaan ng tingin. Tumayo siya ng tuwid at niliyad ang kanyang dibdib.
Sino ka ba? Ang angas mo ah. Aniya. Ako lang naman ang asawa niyang babaeng niyayakap mo. Malaki at mababang boses na wika ni Tristan. Pero halata ang galit sa boses nito. Naalarma naman ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nako, mukhang mag-aaway pa yata sila. Ano? Asawa? Pinaglululokom mo ba ako? Di naniniwalang sunod-sunod na tanong ni Kuya Manuel. Nakita ko naman ang pagkuyom ng kamao ni Tristan at ang pangangalit ng ugat sa braso niya. Bakas na rin ang pagkataranta sa mukha ni Latina at Christy. Ano Kuya Manuel? Totoo ang sinasabi ni Sir Tristan. Asawa niya si Ada. Mag-asawa silang dalawa. Sabat naman ni Tina na nakangiwi pa. Tumingin naman si Kuya Manuel kay Tina bago sa akin. Totoo ba? Pangungumpirma niya. Kagat labing tumango naman ako. Bumagsak naman ang balikat niya at napalitan ng panlulumo ang matapang na mukha kanina. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Halata kasing nasaktan siya at nakikita ko yun sa mga mata niya. Gusto ko siyang kausapin. Nilapitan ko si Tristan at nagpaalam akong kakausapin ang sarili niya si Kuya Manuel. Noong una ay nag-aalangan siyang payagan ako pero pumayag din pandang huli. Kaya kinausap ko si Kuya Manuel ng kamilang. Pinaliwanag ko sa kanya ang lahat, pati ang dahilan kung bakit ako nagpakasal. Walang-wala naman kasi akong malalapitan noon. At kapag sinusubukan kong lumapit sa kanila, ay madadamay pa sila. Bumuntong hininga siya nang marinig ang lahat ng paliwanag ko. Nauna na nga ako pero nahuli pa rin. Pero masaya ako na ligtas ka. At dapat sa mga hayop na yun ay mahuli talaga. Ano bang ginagawa ng asawa mo? Mukha naman siyang bigatin. Dapat ipahuli niya ang mga yun. Wika niya at halatang inis na inis. Hindi ko nga lang alam kung kay Tristan o doon kanila kaamado baka pareho. Hindi ko rin alam kung ano ang plano ni Tristan. Pero madalas ko siyang nakikitang may kausap sa telepono at parang may inuutos sa kung sino man. Hindi ko lang yun binibigyan pansin at di rin ako nagtatanong dahil privacy niya yun. Hindi ko alam. Baka may iba siyang plano. Ang sabi kasi niya ay hindi basta-basta ang grupo nila kaamado. At may kapit daw sa presinto. Yun ang paliwanag sa akin ni Tristan noon. At gagawa daw siya ng paraan para makulong ang mga ito. Oo, hindi talaga basta-basta ang grupong yun. Mahirap banggain. Siguradong bangkay ka na kinabukasan. Kaya nga sobrang nag-alala ako nang malaman ko kay Tina na binanta ka ng tiyahin mo kay Kaamado. Buti nilang nailigtas ka ng asawa mong kapre, sabi niya. Napanguso naman ako. Grabe ka naman. Sobrang bait kaya ni Tristan. Sa'yo, kasi asawa ka niya. Halatang dead na dead sa'yo. Nakita mo naman kanina. Kulang na lang ihagas ako palabas ng tindahan. Ang sakit nga ng balikat ko. At pamilyar din sa akin ang sasakyan niya. Siya ang muntik nang sumagip sa akin. Hinawakan niya ang balikat at inikot-ikot sa bingiwi. Napasinghap ako sa huling sinabi niya. Natatandaan ko nga ang insidenteng iyon. Hindi ko lang matandaan ang sasakyan, pero posible ang sinasabi niya. Dahil ayon kay Tristan, ay madalas siyang bumibili dito sa tindahan. Sorry Kuya Manuel ha, nahihiyang sabi ko. Ako na lang ang hihingi ng pasensya. Tipid siyang gumiti. Talagang kuya lang talaga ang tingin mo sa akin. Gaya ni Tina at Christy, mabuting kaibigan ang turing ko sa'yo, sabi ko sa kanya. Tumango-tango naman siya. Naiintindihan ko naman. At least, napunta ka sa lalaking kayang-kaya kang protektahan. Masaya na ako doon. Ngumiti ako sa kanya. Sundalo siya. Napangiwi siya. Kaya naman pala. Natawa naman ako. Salamat Kuya Manuel. Ngumiti siya at tinapik ako sa ulo. Wala yun. Ang importante ligtas ka. Sige na, puntahan mo na yung asawa mo. At kanina pa matalim ang tingin sa akin, baka bumulagta na lang ako dito. Tumawa ulit ako. May sasabihin pa sana ako pero tinawag na ako ni Tristan na madilim pa rin ang mukha nito. Agad naman akong lumapit sa kanya. Nagpaalam na rin kami kina Tina, Christy at Kaminda. Nagpalitan na din kami ng numero para makapag-text sa isa't isa.
Tinutukso pa nila ako nang makita ang mapahaling cellphone ko. Tinawanan ko lang sila. Bago kami umalis, ay sinabihan sila Trista na pwede silang pumunta sa bahay kung gusto nila akong dalawin. Siyempre, gusto ko yun at excited na rin ang dalawa. Nang makasakay na kami sa sasakyan, ay kumaway pa ako sa kanila, pati na rin kay Kuya Manuel. Narinig kong palatak ni Tristan. Ay Diyos ko, Ada Apo, ikaw ba yan? Bulalas ni Lula Mila nang pagbuksan niya ako ng pintuan. Ini-adjust pa niya ang suot na salamin. Lola! Naluluhang sabi ko sa bayakap sa kanya. Ikaw nga apo ko! Mangiyak-ngiyak din na sabi ni Lola at niyakap din ako. Alalang-alala ako sa iyo apo ko. Gabi-gabi ako nag-iisip at nagdadasal na sana ligtas ka at magpakita sa akin. Salamat sa Diyos at dininig ang panalangin ko. Ayos lang po ako, Lola. Ligtas na po ako. Nang malaman ko na hinahanap niyo po ako, pumunta agad ako dito. Agad naman pumayag si Trista na magpaalam akong puntahan namin si Lola. Kahit nakabusangot ay pumayag naman siya. Bumili pa nga siya ng mga prutas para kay Lola. Idinaan muna namin ang mga abono sa farm bago dumiretso dito. Sandaling hindi nakapagsalita si Lola at nakatitig lang kay Tristan at sa akin. Napapaisip tuloy ako kung alam ba niya kung ano ang totoong nangyari sa akin sa kami nila Tiyang Lorna at Tiyong Pilo. Nagulat na lang ako nang umiyak siya. Pasensya ka na apo sa ginawa sa iyo ni Lorna at Pilo. Kahit ako ay hindi ko sila kayang patawarin. Hindi ko lubos maisip kung bakit na kayang gawin sa iyo yun ni Lorna. Patawarin mo rin ako dahil wala akong magawa. Hinagod ko ang likod niya. Ako man ay naiiyak pero pinigil ko lang ang luha ko. Wala po kayong kasalanan, La. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Pag-aalo ko sa kanya. Kahit na, binilin sa akin ni Adela bago siya pumanaw. Pero ano nangyari? Napahama ka nang wala man lang akong alam. Humihikbi na sabi niya. Niyakap ko ulit siya. Maiintindihan naman yun ni Mama kung nasaan man siya ngayon. At sa palagay ko ay ginagabayan din niya po ako. Tayo. Kita niyo po. Ligtas po ako. Nagkita po ulit tayo. Yun din naman kasi ang pakiramdam ko. Sa tuwing magdadasal ako, ay laging kasama si Mama. Kaya pakiramdam ko po pinabantayan din niya ako at ginagabayan. Tumangutango naman si Lola at bumitaw ng yakap at ngumiti. Pinahid niya ang luha. Tama ka, Apo. Ginagabayan niya tayo. Hala, pumasok muna kayo sa loob. Ayaw niya sa amin na makalma na. Inakbayan naman ako ni Tristan papasok sa munting bahay ni Lola. Umupo kami sa sopang kawayan. Inabot ni Tristan kay Lula ang mga prutas. Naku, hindi na sana kayo nag-abala pa. Maliit na bagay lang ho, Lola. Uwi ka naman ni Tristan. Ngumiti naman si Lola. Salamat, iho. Pumunta ng kusina si Lola. Ako naman ay nilibot ang munting sala ni Lola. Naalala ko dati noong nabubuhay pa si Mama. Palagi ako nandito. Pero nang namatay si Mama, ay bihira na lang dahil pinagbabawalan ako ni Tiyang Lorna. Gusto ko nga noon kay Lola na lang sumama. Kaya lang ang sabi ni Tiyang Lorna ay magiging pabigat lang daw ako kay Lola dahil dagdag pakainin pa ako ni Lola. Kaya wala na ako nagawa noon kundi magtiis kanila Tiyang at gawing utos-utusan. Pero hindi na ngayon dahil parang prinsesa na ako sa bagong buhay ko ngayon. At salamat sa lalaking katabi ko, ang aking asawa. Nilingon ko si Trista na saktong tumingin sa akin. Nginitian ko siya. Ngumiti din siya at hinawakan ang kamay ko. Nawala na rin ang paninilim na mukha niya. Heto, magkape muna kayo at nilagang saging at kamote. Uwi ka ni Lola na may hawak na kahoy na tray na may nakapatong na dalawang umuusok na kape at isang mangkok na malaki. Nayari sa kahoy na may lamang nilagang saging at kamote. Agad namang tumayo si Tristan at kinuha ang tray kay Lola. Nilapag niya ito sa kawayang lamisita. Isa ito sa namimiss ko, ang kape ni Lola na siya mismo ang gumagawa nito. Salamat po, La. Kayo po. Nako, katatapos ko lang. Kayong dalawa na lang. Wika ni Lola at umupo na rin sa upuang kawayan paharap sa amin.
Masarap ang kape ni Lola Tristan. Sariling tanim niya yan. Pagmamalaki ko kay Tristan. Talaga? Oo. May iba't ibang tanim din ng gulay si Lola. Hamo, bago kayo umuwi ay pauuwian ko kayo. Nakangiting sabi ni Lola. Hinawakan ko naman ang tasa pero agad ding binitawan dahil mainit. Careful! Mainit pa yan. Wika ni Tristan. Nakinuha pa ang kamay ko at hinipan-hipan ang daliri ko na paso. Kumuha na lang ako ng isang nilagang saging. Nagangat ako ng tingin kay Lola. Nakatingin siya sa ginagawa ni Tristan at nakangiti. Nahiya naman ako at mabilis kong pinawi ang daliri. Nagtaka naman si Tristan. Ayos na, hindi na masakit. Inumin mo na yung kape mo, baka lumamig pa. Sabi ko na lang sa kanya. Nataranta pa ako sa pagbalat ng nilagang saging. Habang si Tristan naman ay dinampot ang tasa ng kape at tumigop doon. Tumango-tango pa siya ng malasahan ito. Nilingon ko siya. Sarap no, sabi ko at kumagat ng saging. Tamang-tama lang ang timpla at tapang, komento nito. Nagpasalamat naman si Lola at pababaunan din daw kami ng kapeng barako. Silang dalawa naman ni Lola ang nagpuntuhan. Sinasagot niya ang lahat ng tanong ni Lola, kung paano kami nagkakilala at kung kailan kami nagpakasal. Mukhang nagiging magkasundo naman sila. Ako naman ay abala sa pagkain ng nilagang saging at kamote. Hinihigop ko na rin ang kape ko dahil baka lumamig pa. Panakanaka naman akong sinusulyapan ni Tristan. Tila binabantayan ang bawat galaw ko. Iho, ingatan mo ang apo ko ha. Sabi ni Lola na magpaalam na kaming uuwi. Makakaasa ho kayo Lola. Magalang na sabi ni Tristan. Nabitbit ang basket na puno ng gulay at kapeng barako. Niyakap naman ako muli ni Lola. Dalawin mo ulit ako apo. Bilin niya sa akin. Opo naman po Lola. Mas madalas ko na po kayo madadalaw ngayon. Sabi ko at tumingin kay Tristan para manghingi ng permiso. Tumango naman siya at ngumiti. Hayaan niyo ho. Madalas ho namin kayong dadalawin. Pwede rin ho kayong pumunta sa bahay kung gusto niyo. Wika ni Tristan na naglabas pa ng isang maliit na card na may naka-imprintang numero at address. Natuwa naman ako sa sinabi niya. Sobrang bait niya talaga sa mga mahal ko sa buhay. Sa buong durasyon ng biyahe namin ay nakangiti lang ako. Ang saya ng araw ko. Ang gaan-gaan. Mabuti na lang at sumama ako sa kanya. Nakita ko ulit at nakausap ko ang mahal ko sa buhay. Maliban na lang sa dalawa. Sina Andrea at Andres. Alam kong malabo pang makita at makausap ko sila. Dahil hindi ko nananaising tumapak sa bahay na yun. Sana ay ayos lang sila at naaalagaan talaga sila. Nila Tiyang Lorna at Tiyong Pilo. Mukhang masayang masaya ka ah. Untag sa akin ni Tristan. Nilingon ko siya at nginitian. Sobra. Nakita ko at nakausap ko muli ang mga mahal ko sa buhay. At dahil yun sa'yo. Salamat ulit. Sabi ko at yumakap sa braso niya. Naramdaman ko namang hinalikan niya ako sa ulo. Isa rin ba sa mahal mo yung lalaking yumakap sa'yo kanina? Tanong niya. Nagangat naman ako ng tingin sa kanya. Nag-isip ako kung sinong lalaki ang tinutukoy niya. Ah, si Kuya Manuel. Si Kuya Manuel ba? Mahal ko din siya bilang kaibigan. Sabi ko. Kumibot naman ang labi niya. Pero, maliligaw mo siya, di ba? Napakagat labi ako. Hindi na ngayon dahil may asawa na ako. Paano kung wala kang asawa? Sasagutin mo siya? Walang kaimu-emosyong sabi niya. Nakita ko pa ang paghigpit ng hawak niya sa manibela. Hindi rin. Wala naman kasi akong gusto sa kanya at alam niya yun. Kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya. Kagaya ni Tina at Christy. Paliwanag ko. Bumuntong hininga siya at sumulyap sa akin. Pero ayokong niyayakap kanya o kahit na sinong lalaki. Nagsiselos ako. Gusto ko ako lang. Pwede ba yun, Ada? Bahagyang napaawang ang bibig ko sa mga sinabi niya. Nagsiselos daw siya. Normal lang naman siguro yun dahil asawa niya ako. Pero ang hindi normal
ay ang mabilis na naman na tibok ng puso ko. Ginitian ko naman siya. Oo naman. Saka hindi naman ako yumayakap kung kani-kanino lang, lalo na sa mga lalaki. Promise, ikaw lang ang lalaking yayakapin ko. Sumulyap uli siya sa akin. Malawak na ang ngiti niya ngayon. Talaga? Opo, promise. Tinaas ko pa ang kamay ko. Gumuso naman siya. Tanggalin mo na yung upo, pinapatanda mo na naman ako. Tumawa ako. Oo, promise. Nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Bigla niyang kinabig ang bato ko at tinalikan ako ng madiin sa labi. Nahigit ko naman ang aking hininga. Pero agad din naman siyang bumitaw at ngiting-ngiti. Tinuon muli ang mata sa kalsada. Nag-init na naman ang husto ang mukha ko. Alas 5 na kami nakarating sa bahay at sinalubong kami ni Manang Sol. Manghang-mangha pa nga siya sa dala naming mga sariwang gulay at kaping barako. Pinauwi namin sa kanya ang iba dahil baka masayang lang. Si Tristan ay nagpresentang mag-ihaw ng karne na minarinate daw niya kagabi pa. Specialty daw niya iyon at gusto niyang ipatikim sa akin. Na-excite naman ako at natakam. Ako naman ang nagsaing. Si Manang ay nagpaalam ng umuwi dahil wala pa daw ang anak niya at walang magluluto sa kanila. Pinauwian na rin siya ni Tristan ng karne na minarinate nito. Nang maluto na ang sinaing ko ay pumunta ako kay Tristan na seryoso sa kanyang iniihaw sa garden. Amoy na amoy ko na ang aroma ng inihaw niya. Nakakagutom talaga. Huwag ka nga dyan, mausok. Baka mga may barbecue ka. Natatawang sabi niya habang binabaliktad ang karne. Gustong gusto ko nga yung amoy eh, nakakagutom. Sabi ko at lumapit sa kanya. Nagugutom ka na ba? Malapit na to. Carry lang. Natawa na lang siya sa sinabi ko. Tinignan ko na lang ang mga iniihaw niya. Nung namatay si mama, bihirang-bihira na lang ako makatikim ng inihaw na karne. Bilang nga lang din sa daliri na makatikim ako ng masarap na ulam. Si Tiyang kasi parang tananadya na ewan na madalas ay hindi ako tinitirhan ng ulam. Tirhan man ako ay kakarampot lang o kaya ay sabaw na lang. Dibali na lang. Ngayon naman ay halos lahat ng pagkain masasarap ay nakakain ko na. Pero itong karning iniihaw ni Tristan ay parang hindi pangkaraniwan. Baboy ba yan? Parang iba yung karne. Komento ko. Angus beef yan. Sagot niya. Ah, sagot ko na lang. Basta alam kong baka. Magdidilim na namatapos siya sa pag-ihaw. Ako naman ay parang naglalaway na at gusto ko nang kumain. Natatawa naman ako sa reaksyon niya. Nagtulong na kami sa pagkain sa lamesa. Gumawa pa siya ng kakaibang sausawan. Naglabas na din siya ng 1.5 na coke na malamig na malamig. Ang sarap. Bulalas ko habang humunguya. Ang lambot kasi ng karne at sobrang malinamnam. Mukhang mapaparami ang kain ko. You're welcome. Sagot naman ni Tristan. Nangiting-ngiting nakatingin sa akin. Kumakain na rin siya. Malakas din siyang kumain. Malaking tao eh. Binigyan ko naman siya ng 2 thumbs up. Enjoy kami sa pagkain. Halos nagkamay na nga lang kami. At halos maubos din namin ang inihaw. Kung hindi pa tumahol si Wiper, nabigla na lang sumulpot na tila nagsasabing tirhan siya. Nagtawanan na lang kami ni Tristan. Ako na nagpresentang maghugas ng plato bilang siya naman ang nag-ihaw. Ayaw pa nga niya at gustong maupo na lang ako. Pero dahil mapilit ako, wala na siyang nagawa. Naa-appreciate ko naman lagi niya akong tinuturing na parang babasaging kristal. Ayoko lang talaga masanay. Pinakain na lang niya si Wiper habang kinakausap. Natatawa na lang ako at binibiro siya na baka sumagot si Wiper. Nginisihan niya lang ako. Napahagikik ako sa panakanakang halik ni Tristan sa pisngi at leeg ko. Nandito na kami sa kwarto niya, namin pala. Nasa pagitan ako ng mga hita niya at nakasandal sa kanya at yakap niya ako habang nanonood. Nahihiya pa nga ako noong una nang ilagay niya ako sa pagitan ng hita niya, pero kalaunan ay nasanay na rin ako. Mas komportable pa nga, pero ngayon ay panay ang halik niya sa akin. Nakikiliti na nga ako dahil sa balbas at bigote niyang
kumukusko sa leeg ko. Tapos parang sinasadya niya pang ikiski sa leeg ko ang balbas niya. Tristan, tama na. Nakikiliti na ako. Natatawang sabi ko. Hindi ko natuloy maintindihan ang palabas. Pero gusto ko pa, misis. Paungot niyang sabi sa akin at hinalik-halikan muli ang pisngi ko na may kasamang pag-amoy pa. Pero nanonood tayo, mister, sabi ko at tinuro ang TV. Namimiss ka na ni Mr. Mrs., anas niya sa tenga ko. Kakaiba ang dating ng mga sinabi niya at ang boses niya. Nagtayuan ang balahibo ko at nag-init ang pisngi ko. Lagi naman tayo magkasama ah, natatawang sabi ko. Grabe naman siya kung kami sa akin. Ihalos hindi na nga kami mapaghiwalay. Yun nga, kaya nga mas lalo kitang namimiss. Naguguluhan naman ako sa sinabi niyang lalong namimiss. Akmang magsasalita pa ako nang dumapo ang kamay niya sa ibabaw ng aking dibdib at marahang pumisil. Napasinghap ako at hinawakan ang kamay niya. Tristan, this is what I mean, sweetheart. I'm touching you, licking you, eating you, and make love with you. Tila hirap na anas niya sa tenga ko, kasabay ng marahang pisil sa aking dibdib. Kinagat ko ang labi ko kasabay ng pag-init ng mukha at katawan dahil sa sinabi niya at ginagawa ng panghas niyang kamay. Bigla ay nasabik akong matikman muli ang masarap na naranasan ko noong gabing unang beses na inangkit niya ako. Sabay kaming napaungol ang parehas naming marating ang sukdulan. Kapwa naninigas at nanginginig ang katawan namin. Ramdam ko ang mainit niyang punla na inilabas sa loob ko. Ibinaba niya ang hita ko at niyakap ako na mahigpit. Kapwa kami hinihingal ng matapos ngunit may ngiti naman sa labi. Automatikong nagtagpo ang labi namin at muling pinagsaluhan ang matamis na halik. Nasaktan ba kita? Malambing na tanong niya sa akin habang hinahaplos ang balikat at braso ko. Umiling naman ako at hinaplos ang malapad niyang dibdib. Hindi, nasarapan nga ako eh. Walang hiyang sabi ko. Sabi naman niya, huwag akong mahiya. Ikumagat labi siya habang nakangiti. Gusto mo pa? Kagat labing tumango naman ako. At sa isang idlap lang ay nasa ibabaw ko na siya. At walang habas na naglabas-masok muli sa loob ko. Alas 4 ng hapon nang magising ako mula sa pagkakaidlip. Kagagaling lang namin ni Tristan sa school kanina. Sinamahan niya ako mag-enroll. Education ang course ko at wala naman siyang tutol doon. Siya na daw ang bahala sa lahat. Sobrang saya ko dahil balik eskwela ulit ako isang buwan mula ngayon. Binalita ko rin kina Tina at Christy na babalik eskwela na ako. At masayang masaya sila para sa akin. Sa Sabado ay pupunta sila dito sa bahay. Dinalaw ko din ulit sina Lola. Ibinalita ko rin sa kanila na mag-aaral na ulit ako. Sobrang saya at todo ang pagpapasalamat kay Tristan. Pagkagaling namin sa bahay ni Lola, ay dumiretso kami ni Tristan sa cacao farm dahil kailangan niyang i-check ang mga produktong i-export ngayong araw. Paunti-unti ay tinuturuan na rin ako ni Tristan. Kaya pag uwi namin sa bahay, ay medyo sumakit ang ulo ko. Pagkakain namin ay hinilot pa ni Tristan ang ulo ko hanggang sa makatulog ako. Napakunot ang noo ko nang habang pababa ako ng hagdanan, ay may narinig ako mga tawanan pero ang nakaagaw ng pansin ko ay ang hagik-hik ng isang babae. Sa malaking bintanang salamin ay natanaw ko na may mga tao sa labas, sa may garden at nakaupo sila sa tea table. Bisita siguro ni Tristan. Gising ka na pala, iha. Masakit pa ba ang ulo mo? Teka, tatawagin ko si Tristan. Sabi niya kasi ay tawagin ko siya kapag gising ka na daw. Uwi ka ni Manang Sol, nakalalabas lang ng kusina. Ay, hindi na po, Manang. Ako na lang po ang pupunta doon. O sige, ikaw ang bahala. Nagpa-deliver pala ng pizza at milk tea si Tristan para sa merienda mo. Gusto mo ba na initin ko na ang pizza?
Bigla akong nagutom sa sinabi ni Manang. Sige po Manang, sabi ko naman sa kanya. O sige, mabilis lang ito. Yung milk tea, nasa ref. Sinundan ko na si Manang sa kusina. Iniinit na niya yung pizza. Ako naman ay kinuha ang milk tea sa ref. Agad kong tinusok ang straw at sumipsip doon. Nagpaalam muna ako kay Manang nilalabas at pupuntahan si Tristan. Hindi pa man ako nakakalapit sa kanila ay nakita ko na ang isang lalaki. Sarge, mukhang gising na yata ang misis mo. Tinig kong sabi ng lalaking nakakita sa akin. Nagtingin na naman sila sa akin. Si Tristan ay mabilis na tumayo at lumapit sa akin. Di naman nakaligtas sa paningin ko ang pagtaas ng kilay ng babaeng katabi ni Tristan kanina. Maganda ito at sopistikada ang dating dahil sa make-up nito. Gising ka na pala. Sabi ko kay Manang gisingin ako. Sabi niya at tinalikan ako sa noo, sabay hapit sa bewang ko. Nahiya naman ako dahil nakatingin sa amin ang tatlo niyang bisita. Ang sabi ko kay Manang, ako na lang ang pupunta sa'yo. Ngumiti siya. Masakit pa ba ang ulo mo? Umiling naman ako. Hindi na. Nakatulog na ako eh. At saka masarap yung milk tea. Nakangiting sabi ko at itinaas pa ang hawak na milk tea. Natawa naman siya. Mabuti naman at ayos ka na. Halika, ipapakilala kita sa mga kasamahan ko sa trabaho. Hapit-hapit niya ako sa baywang at inakay papalapit sa mga bisita niya na mga kasamahan pala niya sa trabaho. Tumayo naman ang dalawang lalaki. Pero ang babae ay dumikwatro pa habang nakataas pa rin ang kilay. Sa hitsura niya ay masasabi kong parang hindi niya ako gusto. Guys, I want you to meet my wife, Ada. Pagpapakilala ni Tristan sa akin. Sweetheart, mga kasamahan ko sa trabaho. This is Ronilo. Pagpapakilala niya sa isang lalaki na mingiti sa labi. Nilahad nito ang palad na tinanggap ko naman. And this is Timmy. Ang isang lalaki naman ang ipinakilala niya na naka-army cut ang buhok nito at may pilyong ngiti sa mga labi. Nilahad din ito ang palad na tinanggap ko naman. And this is Clara, ang sekretary ni Governor Antonio na boss ko. Pagpapakilala naman niya sa babaeng nakaupo pa rin at hindi nag-abalang tumayo. Tipid lang itong ngumiti at kumaway sabay halukip-kip. Umalsat tuloy ang mga suso nitong halos lumuwa na sa suot na blouse na tanggal ang tatlong botones. Ginitaan ko lang din siya. Narinig ko naman ang pagbuntong hininga ni Tristan. Sa wakas, nakilala din namin ang misteryosang misis ni Sarge. Ang ganda-ganda mo pala, Miss Ada. Sambit ng lalaking nagangalang Timmy. Natitig na titig siya sa akin. Pero nagulat ako ng batukan ito ng katabing lalaki na nagangalang Ronilo. Huwag mong pakakatitigan ang asawa ni Sarge. Matakot sa'yo yan, baka barilin ka ni Sarge. Nahiya naman ako sa sinabi nila at napakapit ako sa braso ni Tristan. Mukhang natakot naman si Timmy at nakangiwing tumingin kay Tristan. Don't take it seriously, Sarge. Nagagandahan lang ako sa asawa mo. Crush mo ang asawa ko? Biglang tanong naman ni Tristan. Hindi ko naman alam kung galit siya o ano dahil sa tono ng boses niya. Yan, yari ka ngayon. Maling sagot mo, mababanatan ka ni Sarge. Pang-aasar pa ni Ronilo. Uy, hindi ah. Nagagandahan lang talaga ako, Sarge. Ito kasi. Buwelta naman ni Timmy kay Ronilo, natawa ng tawa. Inakbayan naman ako ni Tristan. Dapat lang, dahil ang kay Tristan Piñablanca ay kay Tristan lang. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Parang batang pangangaral niya sa dalawa. Yes, boss. Sabay na sagot ng dalawa at sumaludo. Ang OA mo na Tristan ha? Sabat naman ng babaeng Clara ang pangalan. Napalingon kaming lahat sa kanila. Inirapan niya kami. Walang OA sa sinabi ko, Clara. Pinoprotektahan ko lang ang akin. Napalingon naman ako kay Tristan. Seryoso ang mukha niyang nakatingin sa babae. Natahimik naman ang dalawang lalaki. Tumikim naman ako. Tristan, sa loob muna ako ha. Baka tapos na yung iniinit ni Manang yung pizza ko. Kayo ba gusto niyo ng pizza? Aloko sa dalawang lalaki. Hindi ko na inalok yung babae dahil mukhang hindi maganda ang mood niya. Hindi na, Miss Ada.
kakamerienda lang namin. Tanggi naman ni Ronilo at Timmy. O ikaw, Tristan. Baling ko kay Tristan na nakatingin pala sa akin. Numiti siya. Mamaya na ako. Sige, pasok na muna ako. Paalam ko sa kanya at sa mga naroroon. Pagpasok ko ng kusina ay nakahain na sa plato ang tatlong slice ng pizza. Kinuha ko ito at tinala sa sala. Sa sala na lang ako kakain habang nanunood. Kinawayan ko pa si Tristan na masilip ko siya sa bintana. Kumaway din siya sa akin. Hahayaan ko muna siya sa mga bisita niya. Lumipas pa ang ilang mga oras hanggang sa dumilim na at nandito pa rin ang mga bisita ni Tristan. Nagiinuman kasi sila. Nagpaalam naman sa akin si Tristan at sabi niya hindi siya maglalasing. Wala namang problema sa akin. Nakapagluto na naman si Manang ng pagkain bago umuwi ito. Hindi pa ako kumakain dahil gusto ko sabay na kami ni Tristan kahit na anong pilit niyang mauna na ako. Napapansin ko namang panay ang silip niya sa akin sa bintana at sumisin niya kung may kailangan ba ako sa kanya. Napapangiti na lang ako tuloy dahil kahit may ibang tao sa paligid niya ay hindi niya pa rin ako kinakalimutan. Hanggang sa pumatak na ang alas 8 at napagpasyahan ang umuwi ng mga bisita niya. Sinilip pa ako ni Ronilo at Timmy para magpaalam sa akin. Tumayo na ako at lumabas para ihatid sila sa gate. Pero agad kong napansin si Clara na nakahawak na sa braso ni Tristan at parang may ibinubulong. Nakikita ko namang tinatanggal ni Tristan ang kamay niya pero kapit na kapit pa rin ang babae. Nagsalubong na ang kilay ko nang idikit pa ni Clara ang katawan niya kay Tristan. Lumapit na ako sa kanila. Pumasok ka na kasi Tristan. Ang lungkot sa munisipyo kapag wala ka eh. Ungot ni Clara. Hindi ko alam kung lasing na ba siya o ganun lang siya magsalita. Naka-leave ako Clara. Dalawat kalahating linggo pa bago matapos ang leave ko. Uwi ka naman ni Tristan at muling tinatanggal ang kamay ng babae. Bakit naman kasi nag-leave-leave ka pa? Hindi mo naman kailangan yan. Angal naman ang wika nito. Napasimangot naman ako. Parang may kumukurot sa puso ko habang pinagmamasdan ko silang dalawa. May asawa na ako, Clara. At bukod sa trabaho, ay priority ko rin ang asawa ko. Kaya nag-leave ako. May diing wika naman ni Tristan. Narinig ko namang may tumikim sa likuran ko. Yung dalawa pala na nakatingin din sa kanila, Tristan at Clara. Huwag ka sana mag-isip sa kanila ng hindi maganda, Miss Ada. Magkatrabaho lang sila. Tila nagpapaliwanag na sabi naman ni Ronilo. At saka kahit patay na patay at inaakit ni Clara si Sarge, ay never pinatulan ni Sarge yan dahil hindi niya type. Segunda naman ni Timmy. Sino ko naman siya ni Ronilo? Hindi mo na kailangang sabihin yun. Ay hindi ba? Sorry, nadulas lang ako, nakainom. Tumikim naman ang malakas si Ronilo. Sarge, aalis na kami. Tara na Clara. Malakas na boses naman na sabi ni Ronilo. Lumingo naman sa amin ang dalawa. Mukhang nagulat pa si Tristan na makita ako. Mabilis siyang dumistansya kay Clara. Pasimpleng inirapan ko naman siya. Lumapit naman siya sa akin at inakbayan ako. Bakit lumabas ka pa? Ihahatid ko sana ang mga bisita mo, kaso iba ang nakita ko. Hindi ko napigilang bulala sa kanya. Kumamot naman siya sa ulo. Hinatid na namin sa labas ng gate ang tatlong bisita niya. Mukhang dasing na nga si Clara dahil medyo sumusuray na ang lakad nito at inalalayan lang ni Ronilo. Pero kahit na, hindi pa rin excuse na hawak-hawakan at dikit-dikitan niya si Tristan. Lalo na at alam niyang may asawa na ito. Naalala ko ang sinabi ni Timmy. May gusto si Clara kay Tristan pero wala namang gusto si Tristan dito. Gayunpaman ay hindi pa rin maalis ang inis ko. Kaya pumasok kami sa loob ng bahay na nakasimangot ako. At mukhang nahalata yun ni Tristan dahil hindi ko siya kinakausap. Nagugutom ka na ba? Maghahain ako. Malumanay niyang sabi. Nakainom siya pero hindi naman siya lasing. Ako na lang. Malamig kong sabi at dire-diretsong pumasok sa kusina. Daramdaman ko namang sumunod siya sa akin. Ada, tawag niya sa pangalan ko.
Mula sa pagsasandok ng kanin ay nilingon ko siya. Bakit? Galit ka ba? Parang nananantiyang tanong niya. Nilapag ko muna ang bandihadong may kanin sa lamesa at binalingan siya. Hindi, naiinis lang. Diretsyong sabi ko. Napaawang naman ang labi niya. Naiinis ka sa akin? Hindi, dun kay Clara. Alam naman niya may asawa ka na, hawak ng hawak pa, at dikit ng dikit pa rin siya sa'yo. Kulang na lang yumakap siya. Sabi ko sabay irap sa kanya. Mukhang nagulat naman siya sa sinabi ko. Kumagat labi siya sabay hima sa batok at lumapit siya sa'kin. Inabot niya ang pisngi ko at masuyong hinaplos. Nagsiselos ka ba? Paanas na wika niya. Titig na titig siya sa mukha ko. Napalunok naman ako kasabay ng mabilis na pagpintig ng puso ko. Oo, kasi ayoko may ibang babaeng hahawak-hawak sa'yo at didikit-dikit sa'yo. Gusto ko ako lang. Asawa na kita. Walang pasakaling sagot ko. Sinasabi ko lang kung ano ang nararamdaman ko. Napamura naman si Tristan. Nahigit ko ang hininga nang bigla niya akong siilin ng halik at hapitin sa baywang. Tinugon ko naman ang malalim na halik niya. Nalalasahan ko pa ang pait ng beer sa bibig niya. Habol namin ang hininga na magkahiwalay ang mga labi namin. Pinagdikit niya ang mga noo namin. Bahagya na ako nakatingkaya dahil sa taas niya. Nakalapat ang kamay ko sa dibdib niya. Damang-dama ko ang lakas ng kalabog ng dibdib niya, kagaya ng sakin. Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ko ngayon, Ada. Namamaos ang boses na wika niya. Ano bang nararamdaman mo? Hindi ko maipaliwanag. Parang nalulunod ang puso ko. Parang hindi na ako makahinga. Nag-alala naman ako at nataranta sa sinabi niya. Ha? Hindi ka makahinga? Inaatake ka sa puso? Sunod-sunod na tanong ko. Hinimas-himas ko pa ang parting dibdib niya. Kaya siguro ang lakas ng kalabog. Ngunit napatda lang ako ng malakas siyang tumawa at niyakap ako. Lolas ko lang siyang tiningnan. Akala ko ba hindi siya makahinga? Uy, Tristan, bakit ka ba tumatawa? Okay ka lang ba? Pinupog niya ako ng halik sa mukha. Ayos na ayos lang ako, misis ko. Dileyo ko naman ang mukha ko sa kanya at sinuri siya. Sigurado ka? Mahinang tumawa siya. Ayos na ayos lang ako, misis ko. Basta lagi ka lang nasa tabi ko, ha? Magaang pinisil pa niya ang pisngi ko. Saan pa ba ako pupunta kundi dito lang naman? Sabi mo nga, mag-asawa tayo. Kaya kung nasaan ka, dapat nandun din ako. Ngumiti siya. Tama yan, misis ko. Buli niya akong kinintala ng mabilis na halik sa labi. Kumain na tayo bago ikaw pa ang kainin ko. Automatikong nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. Hinang-hina ako. Parang hinihigop niya ang buong lakas ko. Napasandal na lang ako sa salamin habang bumabawi ng hininga. Naramdaman ko pa ang dila niya na humahagod sa pagkababae ko, paakyat sa puson, sa tiyan at sa mga dede ko. Ito naman ang pinagtripa ng bibig niya. Umakyat pa ang labi niya sa leeg ko at hinalik-halikan at tinilidilaan doon. At sa huli, muling nagtagpo ang mga labi namin. Mapusok kami naghahalikan pero mas mapusok siya kung humalik sa akin. Halos kainin na niya ang labi ko, kaya pakiramdam ko tuloy, nangangapal ang labi ko. Ang sarap mo, misis ko, anas niya sa tainga ko. Inikot ko naman ang mga braso ko sa batok niya at hinalikan siya sa labi. Magaan lang, ngumiti naman siya. Muli ko siyang hinalikan at hinayaan niya lang ako. Hinaplos ko ang medyong kumakapal niyang balbas. Gustong gusto kong haplosin ito dahil nakikilite ako kapag tumutusok sa leeg ko. Gusto mo bang mag-shave ako? Tanong niya sa pagitan ng pagpatak ng halik sa nguso ko. Umiling naman ako. Ayoko, hindi pa naman masyadong makapal. Ngumiti naman siya. You like it? Nanunuksong tanong niya. Tumangotango naman ako. Lahat naman sa kanya ay gusto ko. Magbanlaw na nga tayo. Aalis ka pa, hindi ba? Untag ko naman sa kanya. Tumawa naman siya at binuhat na ako papuntang shower cubicle. Sa halos araw-araw na sabay kaming maligo, ay sanin na ako sa hubad niyang katawan.
kagaya ng sanay na rin akong hubad sa harapan niya. Nagharutan pa kami sa loob bago kami matapos sa pagbabanlaw. Sabay din kami nagbihis at siya pa ang nag-blower ng buhok ko. Bago kami lumabas ng kwarto ay uminom muna ako ng pills. Pinagpipills niya ako dahil para hindi agad ako mabuntis kasi nga mag-aaral pa ako. Pero kung sakaling may mabuo, ayos lang naman. Inayos ko pa ang kuwelyo ng suot niya bago siya sumakay ng sasakyan niya habang siya ay nakahawak sa baywang ko at ngiting-ngiti. Mag-iingat ka ha? Bilin ko naman sa kanya. Yes, boss. Nakangiting sabi naman niya. Napanguso naman ako. Sige na, sakay ka na. Wala bang goodbye kiss? Ngumuso pa ito. Humawak naman ako sa balikat niya at tumingkayad sabay dampi ng halik sa nguso niya. Ang sarap naman maglambing ng misis ko. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. May gusto ka bang pasalubong pag-uwi ko? Bibilhin ko. Tanong niya. Nag-isip naman ako. Gusto ko ng egg pie. Ubus na kasi yung nasa ref eh. Ako lang naman ang nakaubos nun. Ano pa? Tanong niya natitig sa akin. Wala na. Basta umuwi ka lang ng ligtas at huwag masyadong magpapagabi. Sabi ko naman. Ngumiti siya at sumaludo pa sa akin. Areglado, boss. Natawa na lang ako sa ginawa niya. Sige na nga, umalis ka na. Pagtataboy ko sa kanya. Tinulak-tulak ko pa siya. Pero dahil malaki siya at wala man lang siyang katinag-tinag. Heto na, aalis na. Sabi niya pero kinabig pa ang bato ko at muli akong siniilang halik. Bago ko pa siya paluin sa braso, ay mabilis na siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Nakita ko pang tatawa-tawa siya. Inarapan ko na lang siya pero ang totoo ay kinikilig ako. Hanggang sa makaalis na ang sasakyan at maisarado ko na ang gate, ay nangingiti pa rin ako. Alam ko sa sarili ko, hulog na ako sa asawa ko. Pagkala ko ng gate ay nakita ko pa si Manang Sol na nagsasampay ng basahan. Nangingiti din siyang nakatingin sa akin. Mukhang nakita niya ang lambingan namin ni Tristan. Nag-init ang pisngi ko. Lumapit na lang ako sa kanya at tinulungan siya sa pagsasampay. Mamaya ay magpapatulong pa ako sa kanya na magluto ng kakainin para kanila Tina at Christy na pupunta dito sa bahay. Kumusta SPO1 Lorenzo Villegas? Bati ko sa kaibigan at dati kong kaeskwela. Heto, buhay na buhay pa rin Sarge. Nakangising sabi niya. Ginasihan ko rin naman siya. Nag-fest bump kami bago kami umupo. Kasunod nun ay ang paglapit ng isang staff ng coffee shop. Umorder kami ng tig-isa ng kape. Kumusta ang pagmamanman? Tanong ko at humigop ng mainit na kape. Nilapag naman niya sa platito ang tasa niya at sumandala sa upuan at dumikwatro. So far so good. Malapit ko nang makumpleto ang ebidensya. Kaunting-kaunti na lang pare, sabi niya. Nilapag ko ang tasa sa platito at sumandal din sa upuan. Mabuti naman kung ganun, dahil kating-kati na akong maaresto ang mga hayop na yun. Nangangalit ang ngipin na sabi ko. Kaunting-tiis na lang pare. Kung ako lang ang masusunod, ay gusto kong pagbabarili na lang sila isa-isa ang mga hayop na yun. Pero ayokong ilagay sa kamay ko ang batas, lalo na at may asawa na ako ngayon. Hanggang ngayon, ay kumukulo pa rin ang dugo ko sa galit sa ginawa nila sa asawa ko. Nakapagkit pa rin sa isip ko ang mukha ni Ada, na takot sa mga walang hiyang yun at wala yung kapatawaran. Kaya bago pa sila may mabiktima pang iba, ay dapat nang mahuli sila at makulong para pagdusahan ang ginawa nila. Ang gusto ko ay makulong sila habang buhay. Pero hindi yun ganun kadali dahil may kapit ang matandang si Amado sa presinto, ang hepe at ilang mga tiwaling pulis, kaya hindi ito basta-basta nahuhuli at nakukulong. At kaya rin humihingi ako ng tulong sa kaibigan kong pulis na nasa harapan ko ngayon. Mula sa kabilang bayan ay nagpalipat siya dito para umpisahan mangalap ng ebidensya laban sa mga kasama niya sa loob. Ang hinalapan niya ay kasabwat din ang mayor ng bayang ito. Sigurado ka ba dyan? Kunot noong tanong ko. Mula sa jacket ay inilabas niya ang isang maliit na brown envelope
at inilapag sa lamesa. Dinampot ko naman ito at binuksan. Mga larawan ang laman. Kuha ni Mayor Diego Isver at Chief Police Inspector Jose Ampatin. Magkasama sila sa isang warehouse at mukhang masayang nagiinuman. Napailing na lang ako. Naturingang may mga katungkulan pero lantaran kong gumawa ng mga labag sa batas. Ang sunod na larawan ay magkasama pa rin ang dalawa pero kasama na nila ang matandang si Kaamado. Para silang nasa isang bahay. Sa background ng pictures ay may nakita pa ako mga babae. Bumuntong hininga ako at ibinalik ang larawan sa envelope. Malaking ebidensya to at kailangan ingatan. Sinukso ko ito sa loob ng jacket. Kinausap ko na rin si Vice Mayor Risto Tuto. Maging siya ay naghihinala na rin sa mayor. Hindi lang siya makagalaw dahil lagi may sumusunod sa kanya. Mukhang pinababantayan din siya ng mayor. Nininiguro siguro na hindi siya gagawa ng hakbang laban sa kanila. Mautak ang mayor na yun, kaya kailangan natin mag-ingat. Handa naman si Vice na makipagtulungan sa atin pero sa sikretong paraan lang. Ang swerte niya, dahil sa oras na masakota ang mayor, ay siya na ang hahalili. Ngingising-ngising sabi naman ni Lorenzo. Tumango-tango naman ako. Mas ikaw ang kailangang mag-ingat pare, dahil malapit ka sa kanila. Kahit papaano, ay nag-aalala din ako dito sa kaibigan kong ito. Hindi nila ako kaya, kaya alam mo yan. Nag-iisip pa lang sila, nagawa ko na. Kilala mo ako pare. Ngumisi naman ako. Oo nga pala. Advance siya lagi mag-isip. Kilalang-kilalang matinik na pulis sa kabilang bayan pero laking pasalamat ko pa rin sa kanya dahil hindi siya nagdadalawang isip na tulungan ako. Hindi kasi ako mapalagay. Hanggang nasa labas pa ay nagpapagalagala ang mga hayop na yon ay nasa bingit pa rin ng panganib si Ada. At hindi pwedeng wala akong gawin. Uunahan ko na sila bago pa nila ako maunahan. So kailan ko pwedeng makilala ang asawa mo? Untag naman ni Lorenzo sa akin. Tiningnan ko siya at tinaasan ko siya ng kilay. Bakit interesado ka? Ngumisi naman siya. Siyempre, siya ang dahilan kung bakit natin ginagawa to. Hindi mo na siya kailangan makilala. Ang damot mo naman, hindi mo na nga ako inibita sa kasal mo. Sigurado kapag nalaman ng mga bugoy na ikinasal ka na, magtatampo ang mga yun. Dahil hindi mo rin sila inimbita. Pangungonsensya na wika nito. Sa kasal namin sa simbahan, imbitado kayong lahat. Kaya wag mo na akong konsensyahin dyan. Lumawak naman ang ngisi niya. Walang duda. Seryoso ka nga sa napangasawa mo. Mas lalo tuloy ako na curious makita ang hitsura ng asawa mo. Baka pwedeng makita kahit sa picture lang. Hirit pa nito. Hindi pwede. Mamaya makakrush ka pa sa asawa ko. Dati kasi noon nag-aaral pa kami, ay madalas ang crush ko ay crush din niya. Hindi naman big deal sa amin yun. Basta alam namin ang limitasyon para hindi pagmula ng hindi pagkakaintindihan. Kaya nga imbes na sa bahay dapat kami magkikita ngayon, ay ipinasya kong dito na lang sa labas. Mahirap na baka magka-crush pa siya kay Ada. Crush na nga ni Timmy si Ada. Dadagdag pa siya. Iano naman kung crush? Crush lang naman. May himig birong sabi niya. Pero hindi ako natutuwa kaya sinamaan ko siya ng tingin na ikinatawa niya na malakas. Napalingon tuloy sa amin ang mga customers sa loob ng coffee shop. Hitsura mo pare, parang gusto mo na akong barilin ah. Tatawa-tawa ang sabi niya. Talaga mababaril kita. Tumawa uli siya. Napailing-iling na lang ako. Kahit kailan talaga malakas mang asar ito. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay naghiwalay na kami. Siya ay uuwi sa kabilang bayan dahil day off niya naman. Ako naman ay dediretso ng farm pero dadaan muna ako sa egg pie na pinabibili ng malambing kong asawa dahil baka maubusan ako. Sa gitna ng biyahe ay napapangiti na lang ako sa tuwing sasagi sa isip ko si Ada. Nagiinit naman ako tuwing babalik-balikan ko sa isip ang mainit na sandaling pinagsasaluhan namin. Kung paano siya tumugon sa mga halik ko. Kung paano niya iungol ang pangalan ko. Napamura ako nang sumikip ang pantalon ko. Naipili ko ang ulo para palisin sa aking isip ang mga bagay na yun. Dahil baka mabangga pa ako nang wala sa oras. Nag-concentrate na lang ako sa pagdadrive.
5:30 na ako nakauwi ng bahay. Munti ko pang nakalimutan ang egg pie sa office sa farm, kaya binalikan ko pa ito. Hindi pa man ako nakakababa ng sasakyan, ay sinalubong na ako ni Ada ng mingiti sa labi. Heist, kaya ang sarap uuwi dahil ganito ang maaabutan ko. Ang aga mo ah, untag niya sa akin. Dinakwang ko naman siya at kinintala ng halik sa labi. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Hindi ako gagabihin. Oo nga, pero akala ko mamaya ka pa. Inaabot ko sa kanya ang 2 box ng egg pie. Kinuha naman niya ito sabay halik sa pisngi ko. Salamat. Pasok ka na sa loob. Ako na magsasara ng gate. Presenta niya. Hindi, ako na. Ikaw na lang ang pumasok sa loob. Sabi ko at pinuntahan na ang bukas na gate para isarado. Pagbalik ko ay nasa park na siya at hinihintay ako. Magkahawak kamay kaming pumasok sa loob. Binati ko ang 2 niyang kaibigan. May nanunukso silang ngiti at tingin kay Ada. Napangisi na lang ako. Nakikipagkwentuhan na rin ako sa kanila. Sa umpisa ay halatang naiilang pa sila pero kalaunan ay naging komportable na sila sa pagkikipagbiruan. Natutuwa nga ako dahil ikinukwento nila ang tungkol kay Ada noong mga bata pa sila. Kaso ang asawa ko ay mukhang hindi natutuwa. Panay ang saway niya sa 2 at kurot. Hanggang sa magpaalam nang umuwi ang 2 ay hindi pa rin nila tinatantanan ng pang-aasar si Ada. Pulang-pula na tuloy ang mukha niya. Tuwang-tuwa ka naman. Sita niya sa akin sabay irap nang pabalik na kami sa bahay. Hinintay pa namin kasi na makasakay ng tricycle ang mga kaibigan niya. Nagpresenta na nga ako ni hatid pero tumanggi naman sila dahil malapit lang daw naman ang bahay nila. Sa kabilang barangay lang naman. Natawa naman ako sa paninita niya at inakbayan siya. Natutuwa lang ako sa mga kaibigan mo para kayong mga bata. Eh mga bata pa naman talaga kami ah. Nilagay ko ang isang daliri sa labi niya. Oops, alam ko na ang susunod mong sasabihin. Huwag mo nang ituloy. Madadamay na naman ang edad ko ah. Nginisihan niya ako at tinanggal ang braso ko na nakaakbay sa balikat niya. Napakunot noo naman ako sa kanya. Bata pa naman talaga kami ah. Ikaw, thunders ka na. Sabi niya sabay karipas ng takbo papasok sa bahay. Namaywang naman ako at napakagat labi habang sinusundan siya ng tingin. Ah, ganun. Thunders pala ha. Yari ka ngayon sa akin. Malalaki ang hakbang na pumasok ako sa loob. Naabutan ko pa siyang paakyat ng hagdan. Nang makita niya ako ay binilasan niya ang pag-akyat. Malalaki ang hakbang na sinundan ko siya paakyat ng hagdanan. Tumili naman siya na makita ako sa likuran niya. Napangisi naman ako. Mukhang gustong makipaglaro ng habulan ng asawa ko ah. Manghang-mangha ako sa napakalunti ang nakikita ko sa buong paligid. Parang biglang napalis ang pagod ng binti ko sa halos 5 oras na pag-akyat dito sa bundok. Bigla-bigla kasi ay nag-aya si Tristan na magkamping kami. Dahil hindi pa ako nakakaranas ng kamping, ay pumayag na rin ako. One night lang naman, bukas ng umaga ay uuwi din kami. Wow Tristan, sobrang ganda naman dito. Bulalas ko. I told you. Natatawang sabi niya. Kahapon pa kasi niya ibinibida ang lugar na ito. Hindi daw ako magsisisi na sumama. Totoo naman. Padapit hapon na rin at mababa na ang araw. Damang-dama ko rin ang sariwang hangin na tumatama sa mukha ko. Humugot ako ng malalim na hininga at dahan-dahang binuga. Ang sarap sa pakiramdam. Nilingon ko si Tristan na abala na sa pag-aayos ng tent. Nagpresenta akong tulungan siya pero tumanggi naman. Kaya yung mga ibang gamit na lang ang nilabas ko sa malaking bag na siya ang nagbitbit kanina. Nang matapos ako ay nilabas ko naman ang aking cellphone. Hindi ko pwedeng palampasin ko ito. Ang kumuha na magandang litrato. Tuloy-tuloy lang ako sa pagkuha. Minsan sinasama ko na rin si Tristan sa pictures. Gumingisi siya o kaya naman napapangiti.
kapag nahahagip siya ng kamera. Grabe kahit naman candid shot lang, ang lakas pa rin ang dating niya at litaw na litaw pa rin ang kagwapuhan niya. Siyempre, hindi rin ako nagpahuli sa pag-selfie. Nagulat pa nga ako ng huling selfie ko. Ay sumulpot siya sa likod ko at hinalikan ako sa pisngi. Kuha na rin kami ng pictures na magkasama. Papadilim na nagumawa siya ng bonfire. Hangang-hanga ako sa mga kilikilos niya dahil halatang sanay na sanay siya. Kung sa bagay dati kasi siyang sundalo, siya na rin ang nagluto ng kakainin namin. Ayaw niya naman akong palapitin sa apoy dahil baka mapaso daw ako. Instant noodles lang naman ang niluto niya na nilagyan niya ng itlog. May tinapay at palaman din kaming dala at limang dilata. Siyempre, instant coffee din. Nang makakain na kami ay ako na ang naghugas ng gamit na pinagkainan namin. Tinipid ko ang tubig dahil isang galon lang naman ang dala namin bukod sa inumin namin. Ang lalim ng iniisip mo ah. Nilingon ko si Tristan na nasa likuran ko at pumwesto ng upo. Nakakulong na ako ngayon sa pagitan ng mga hita niya. Sumandal ako sa kanya habang nakatingala sa kalangitan na namutik-tik sa bituin. Ipinaikot naman niya ang mga braso niya sa balikat ko at sumubsob sa buhok ko. Iniisip ko yung buhay ko dati. Panimula ko habang nagbabalik tanaw sa nakaraan ko. Bumuntong hininga ako. Akala ko hanggang doon na lang ako sa tindahan ng mga prutas. Nag-iipon ng pampaaral sa sarili. Nasigurado naman na aabutin ng ilang taon bago ako makapag-aral ulit. Pero, kita mo naman, malapit na ulit ako mag-aral at dahil yun sa'yo. Sabi ko at nilingon siya mula sa likuran. Hinalikan naman niya ako sa pisngi. At ibibigay ko ang lahat-lahat sa'yo, misis ko. Wika niya sa tainga ko. Napangiti naman ako at tumawak sa braso niya. Salamat ha, dahil sa'yo, yung mga hindi ko nararanasan noon at pangarap ko lang na natutupad na. Kagaya ngayon, sa TV ko lang napapanood ang kamping na to. Ngayon nararanasan ko na. Walang anuman, misis ko. May iba ka pa pang gustong gawin o puntahan pagkatapos nito habang nasa bakasyon ka pa? Nag-isip naman ako. Ano ba ang gusto kong gawin o puntahan? Hindi naman kasi ako gala. Pag-iisipan ko. Tumango siya. Gusto mo bang mag-beach? Beach? Pwede din. Matagal na akong hindi nakakakita ng dagat ng personal. Ang panghuli ay noong nabubuhay pa si Mama. Nilingon ko siya at ngumiti. Sige, gusto ko mag-beach tayo. Excited na sabi ko. Tumingin naman siya sa akin at ngumiti. Inipit niya ang buhok ko sa tainga. Bago ako bumalik sa trabaho, pupunta tayo ng beach. Wika niya. Sa tuwa ko ay niyakap ko siya. Niyakap din niya ako at pinupog ng halik sa mukha. Kinabukasan, alas 11 na kami nakababa ng bundok. Ini-enjoy pa kasi namin ang pagsikat ng araw na talaga namang makapigil hininga. Kumain na rin kami sa malapit na restaurant na nadaanan namin. 2 oras pa ang biyahe para makarating kami sa bahay. Pinapatulog niya muna ako at gigisingin na lang kapag nasa bahay na kami. Pero hindi ko ginawa. Dahil kawawa naman siya. Walang kausap habang nasa biyahe. Napakunot noo ako nang makita ang 2 magarang sasakyan na nasa harapan ng bahay. Nagtinginan kami ni Tristan. Maging siya ay nakakunot noo din. Mukhang may bisita siyang inaasahan. Akmang bababa siya para buksan ang gate. Ay lumabas na si Manang. At ito na ang nagbukas ng gate para sa amin. Minaniobra naman ni Tristan ang sasakyan papasok sa garahe ng bahay. Sir Tristan, nasa loob po si Governor Antonio. Imporma ni Manang Sol. Kanina pa ba siya? Kararating lang. Itinatawagan ka daw, hindi ka daw makontak. Tumango naman si Tristan. Sige ho Manang, ako na ang bahala sa kanila. Pumasok naman si Manang sa kabahayan. Tumingin sa akin si Tristan at kinuha ang kamay ko. Pagpasok namin sa bahay ay may ilang tao na nasa sala. Nakilala ko ang 2 lalaki na naka-uniforme ng asol. Sila Time at Ronilo. May kasama pa sila ang 2 lalaki na naka-uniforme din gaya nila. May isa ding lalaki na printing nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng broadsheet. May edad na ito pero
sa kabila doon ay bakas pa rin ang tikas at otoridad nito. Oh, nandito na pala si Sarge at si Miss Ada. Untag naman ni Timmy. Nagtingin na naman sa amin ang mga naroroon. Governor, magandang hapon ho. Sinurpresan niyo naman po ako. Wika ni Tristan sa may edad na lalaki na boss pala niya at isang governor. Tumayo naman ang may edad na lalaki at lumapit na may ngiti sa lapi. May pinuntahan lang ako dito sa bayan niyo, iho, at naisipan ko na rin daanan ka dito. Tinatawagan kita pero out of coverage area ka. Ang sabi ng katiwala mo ay nagkamping kayo ng asawa mo at pauwi na kaya hinintay na lang namin kayo. Oho, Governor. Pasensya na. Nagpatay po kasi ako ng cellphone. Gusto ko kasi ang buong attention ko ay sa asawa ko lang. Naiintindihan ko, iho. Tinapik ni Governor sa balikat si Tristan at tumingin siya sa akin. Unti-unting napawi ang ngiti niya at titig na titig sa akin. Kiminginitian ko naman siya. Siya nga ho pala, Governor. Inakbayan ako ni Tristan. Ito po si Ada, ang asawa ko. Ada, siya si Governor Antonio Ibarra, ang governor ng San Agustin. Boss ko, pagpapakilala sa amin ni Tristan. Magandang hapon ho, Governor. Kinagagala ko ho kayong makilala. Magalang na sabi ko sa baylahan ng palad. Tinanggap naman ni Governor ng dalawang kamay ang kamay ko. Titig na titig pa rin siya sa mukha ko. Ikinagagalak din kita makilala, iha. Aniya sabay pisil ng marahan sa kamay ko. Napaawang naman ang labi ko. Parang may kung anong init na naramdaman ako sa aking dibdib. Pasensya na kung nakakaistorbo ako sa inyong mag-asawa, iho. Hinging paumanhin ni Governor Antonio. Pagkalapag niya ng tasa ng kaping bagong timpla sa lamisita. Wala hong problema, Governor. Sabi ko. Heto po, Governor. Magmerienda po muna kayo. Alok ni Ada na galing sa kusina at may dalang tray na may laman ng puto't kutsinta na may kinayod na niyog. Nilapag niya ang tray sa lamisita. Salamat, iha. Nakangiting sabi ni Governor Antonio. Natitig na naman sa mukha ni Ada. Kanina ko pa nga napapansin ang kakaibang titig niya kay Ada. Hindi naman niya siguro crush ang asawa ko. Hinawakan ko ang kamay ni Ada nang maupo siya sa tabi ko. Tumingin siya sa akin at gumiti. Nakakatuwa kayong pagmasdan. Halatang in love na in love kayo sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Governor Antonio. Nagkatingin na naman kami ni Ada. Ngumiti ako sa kanya sabay pisil sa kamay niyang hawak ko. Siya naman ay namumula ang pisngi. Salamat ho, Governor. Sabi ko na lang. Mukhang nahiya si Ada sa sinabi ni Governor. Pero mukhang bata pa itong asawa mo, Tristan. Ilang taon ka na ba, iha? Baling ni Governor Antonio kay Ada. 19 po, Governor. 19? Abay, ang bata pa nga. Matinig ka talagang Tristan ka. Komento naman ni Governor. Napakamot naman ako sa batok. Si Governor talaga. Natawa naman siya. Naiintindihan naman kita, iho. Kung ako rin ang nasa posisyon mo, hindi ko rin pakakawalan itong magandang asawa mo. Langya, mukhang crush pa nga yata ni Governor si Ada. Siya nga pala, taga saan ka ba, iha? Taga dito lang po ako sa Santa Maria, Governor. Sa kabilang barangay lang po ako dati nakatira. Mahinhin na sagot naman ni Ada. Ganun ba? Mabuti at pumayag ang mga magulang mo na magpakasal ka na maaga. Wala na po ako magulang. Patay na po ang mama ko. Ang lola at tiyahin ko na lang po ang kasama ko. Kinulong ko sa dalawang palad ko ang kamay ni Ada. Alam ko medyo hindi siya komportable sa pag-uusap tungkol sa pamilya. E ang tatay mo? Usisa pa ni Governor. Bumuntong hininga si Ada at lumingon siya sa akin. Tinanguan ko naman siya. Hindi ko po alam. Ipinanganak po ako na hindi siya nakagisnan. Bahagya namang napaawang ang bibig ni Governor Antonio. Hindi mo kilala ang tatay mo? Umiling si Ada. Natigilan naman si Governor. Para may gusto siyang sabihin. Tumikim siya. Pwede bang malaman ang pangalan ng nanay mo, iha? Adela Solomon po.
Napakunot noo ako sa reaksyon ng mukha ni Governor Antonio. Para siyang tinakasan ng dugo sa mukha niya. Adela Solomon ang pangalan ng nanay mo? Opo. Bigla parang hindi mapakali si Governor Antonio sa kanyang kinauupuan. Bakas ang samutsaring emosyon sa mukha niya. Tumayo siya at tiningnan ang kanyang relo. I think ay nitugo iho. May pupuntahan pa ako. Paalam niya. Sige ho. Tumayo na rin ako bagamat naguguluhan sa ikinikilos niya. Maging si Ada din ay baka sa mukha ang pagtataka. Hinatid namin sila Governor sa labas ng gate. Bago ito sumakay sa sasakyan, ay sandaling tinitigan muna nito si Ada. Sumalaw doon naman sa akin si Narunilo at Tibi, pati ang dalawang tauhan. Ouch! Tristan! Ang sakit ng binti ko! Tila nagsusumbong na daing sa akin ni Ada. Kalalabas ko lang ng banyo dahil nag-shower ako. Sayang nga lang at nauna siya. Umupo ako sa gilid ng kama at kinuha ang dalawang binti niya at ipinatong sa hita ko. Malamang ay ngayon niya nararamdaman ang pananakit ng binti niya dahil sa ilang oras na pag-akyat at baba namin sa bundok. Minamasahe ko ang mga binti niya. Dito ba? Nakangiwing tumango siya. Diyan nga, ang sakit talaga. Parang binugbog ang mga binti ko. Tumawa naman ako. Hindi ka kasi sanay na umakyat ng bundok. Ngumuso naman siya. At hindi na talaga ako aakyat ng bundok. Ouch! Ayaw mo na magkamping sa bundok? Sayang, gusto pa sana niyang maulit ang kamping nila. Ikasi naman, kung ganito din lang na parang pinalo ako ng tabla sa binte, wag na lang. Reklamo niya. Dapat nga ulit-ulitin natin eh. Para ang mga binti mo ay masanay umakyat ng bundok. Nakangising sabi ko habang patuloy na minamasahe ang mga binti niya. Ngumuso na lang siya na hindi sumagot habang nangingiwi. Mukhang masakit nga talaga ang mga binti niya. Sayang, hindi ako makaka-score. Kaya nagkasya na lang ako sa pagyakap at paghalik sa kanya. Governor Antonio Ibarra. Halos maubos ko ang laman ng whiskey ko sa kakasalin sa baso ko. Palakad-lakad ako at hindi mapakali sa kakaisip. Ang isip ko ay naiwan sa Santa Maria, sa bahay ng isa kong personal bodyguard. Hindi maalis sa isip ko ang mukha ng asawa ni Tristan at mas lalong gumugulo sa isip at puso ko. Sa kaalamang anak siya ni Adela Solomon, ang nag-iisang babaeng minahal ko. Binuksan ko ang drawer at inilabas ang lumang kwaderno. Diary ito noon ni Adela. Inilabas ko ang lumaniyang litrato na nakaipit sa kwaderno. Bumuntong hininga ako at umupo sa leather chair. Sumandal ako habang tinititigan ang lumang litrato ni Adela. Hinaplos ko ito ng daliri ko. Kung hindi dahil sa pagmamanipula ni Papa, sana ay pinakasalan kita. Sana ay nakapiling kita sa huli mong hininga. Patawarin mo ako, mahal ko. Pinahid ko ang luhang lumalanda sa pisngi ko at sinariwa ang alaala naming dalawa. Sa Manila ko siya nakilala noon sa isang bangko bilang isang teller. Nahulog agad ako sa kanya noong una pa lang nang makita ko siya. Niligawan ko agad siya. Hindi naman niya ako pinahirapan pa dahil mabilis din niya akong sinagot. Handa ko na siyang iharap sa mga magulang ko para pakasalan. Ngunit tutol ang papa ko sa relasyon namin dalawa dahil itinakda niya na ako sa isang herederang babae na taga dito sa probinsya. Nagplano na kami noong magtanan pero sa kasamaang palad ay may ibang plano pala si Papa na nagresulta ng pagkamuhi sa akin ni Adela. Simula noon hindi ko na siya nakita. Umalis na siya sa pinagtatrabahuhan niya. Hinanap ko siya sa kung saan saan pero bigo akong makita siya. Makalipas ang ilang taon, nabalitaan ko na lang na isa sa mga naging kaibigan niya napatay na siya. Labis ang pagdurusa ko lalo na at nalaman kong buntis din pala siya noon. Hindi ako masaya sa naging buhay ko. Hindi ako sinuwerteng magkaanak at maaga ding namatay ang asawa ko. Ginugol ko na lang ang panahon ko sa pagsisilbi sa taong bayan at hinanda na rin ang sarili na mamatay ako mag-isa. Sumagi sa isip ko ang mukha ng asawa ni Trista na kamukha ni Adela. Muli kong tinitigan at hinaplos ang lumang litrato ni Adela. Siya na ba ang anak natin, Adela? Unang kita ko pa lang sa kanya kanina. Iba na ang nararamdaman ko. Lukso ba yun ang dugo? Gusto kong malaman.
Umahon ako sa pagkakasandal at kinuha ang cellphone kong nakapatong sa office table ko. Hello Lopez, may ipagagawa ako sa iyo. Ada, tawag ko sa asawa ko pagpasok ko ng kwarto. Kagagaling ko lang ng farm. Ang sabi ni Manang Sol ay nasa kwarto daw ang asawa ko at may ginagawa. Sinampay ko ang jacket ko sa sandala ng upuan na nasa malaking salamin ng asawa ko. Tiningnan ko ang kama. May ilang mga gamit niya na naroroon. Mukhang may ginagawa siya, pero wala naman siya. Tiningnan ko ang banyo at nilapitan. Ada! Tawag ko sa kanya at kinatok ang pinto ng banyo. Nandito ako, Tristan. Huwag mong bubuksan ang pintuan. Aniya sa loob ng banyo. Natawa naman ako. Alam kasi niyang papasukin ko siya. Anong ginagawa mo dyan? Nagpapalit ako ng napkin. Sagot naman niya. Napangiwi naman ako at napakamot ng ulo. Mukhang ilang araw pa ang pagtitiis ko. May kailangan ka pa ba? Tanong ko sa kanya. Wala na, palabas na ako. Okay. Lumapit ako sa kama at tiningnan ang mga gamit niya. Mga lumang notebook noon nag-aaral pa siya. Kinuha ko ang isa at binulat-lat. Pati sulat niya parang siya, maganda. Ang kinuha ko naman ay ang high school graduation pictures niya. Napangiti ako habang pinagmamasdan ito. Sa tantiya ko ay nasa edad 16 ito sa larawan. Pero hindi pa rin naitago ang angking ganda niya. Mas maganda kung ipapa-picture frame ito at isabit sa labas katabi ng mga pictures kong nakasabit. Naghanap pa ako ng ibang pictures niya. Nilagay ko pa nga sa wallet ang isang wallet size pictures niya. Sasabihin ko na lang sa kanya mamaya. Nakita ko ang isang maliit na photo album. Ito naman ang binulat-lat ko. Napangiti ako na makita ang pictures niya noong bata pa siya. Medyo chubby siya at sobrang cute pa. Ang sarap panggigilan. Nawala ang ngiti ko at napalitan ng pagkunot noo habang tinititigan ang babaeng kasama ni Ada sa larawan na iyon. Malaki ang pagkakahawig nilang dalawa, kaya sa malamang ay ito ang mayapang ina ni Ada. Pero pamilyar sa akin ang mukha ng babae. Parang nakita ko na. Siya yung babaeng nasa lumang pictures na nakaipit sa lumang notebook sa office table ni Governor Antonio.